magandang umaga po ang ating petsa, Marso 7, araw Huwebes. Ating oras, alas 11:05 ng umaga. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal to Pasyo. Pumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng lugar sa inyong katawan. At syempre, kasama ko si... At syempre, ako naman po si Juvie de Guzman, ang talagang humahanga sa lahat ng mga hinahangaan. Ayan. At, hindi, maganda kanina yung iniwan ng mga salita ni kasamang Dennis Antenor. Yung faith without works is dead. Ha? Oo. Ni Pastora Dennis. At hindi, kasi, hindi, kasi sabi, di ba sabi niya, hindi pwedeng, hindi kusang darating ang swerte. Kailangan gumalaw ka rin. Natatandaan ko yung paboritong kasabihan ni the late ambassador Tony Cabangon-Chua. Yes. Sabi niya, kung magpapalipad ka ng saranggola, huwag mo nang hintayin ang hangin. Itakbo mo na. Kasi yung iba, di ba, wala pang hangin, di palilipad tong saranggola. Tumakbo ka na, may hangin. Opo, diba? Yan din na paalala ni Atty. Renante, di ba? Oo, yes, oo. Sabi nga niya eh, kailangan talaga mag-ano tayo, action agad. Sinong Atty. Renante? Ha? Sinong Atty. Renante? Mali ba? Anyway, may babatihin tayo kasi last week, hindi ko nakita yung message niya eh. Eh ngayon, napakaaga. At yan ha, at nagpapa-shoutout lang ang ating mga fans. Yan, si Seneca Yasis at kanyang pamilya. Yan, kasama si Mami Tere Yasis. Yan, at sina Hilda Salarda din. At sila ay na-watching from Leyte. Yan. Oh, yeah. King of Leyte. Get well soon kay Madam Imelda Marcos na kasalukuyang nakaratay sa banig ng karamdaman. Naway gumaling ang kanyang karamdaman at maging mahaba pa ang kanyang buhay. Yan. Mahaba yan. Basta tayo aasa lamang sa ano... sa sarili natin, hindi sa ibang tao. Oh, siyempre. Sa panalangin, siyempre. Opo. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya. Yan. Kaso mo, ito hindi maganda. Ito hindi pwedeng sampalatayanan. Bakit? Kasi, ito pala, ayon sa pagsusuri ng mismong Department of Agriculture, kung ikukumpara mo pala ang presyo ng bigas, itong March 7, noong March 7 last year, ha? Tumaas. At hindi lang tumaas, malaki. Halos 40%. Ay, wow, halos 40%. Sa ibig sabihin, kung ang ginagastos ng isang average family sa bigas, para lang madaling magkwenta, at ako'y mahina sa math, kaya nga nagloko. Ay, 1,000 kada buwan. O, 2,000 na. Pamilya, di ba? Imposible naman, 1,000 lang, ano? Ay, ngayon, ang ginagastos nila ay 2,000, di ba? Sa 400. So, sa halip na 2,000, 2,800 na ang kanilang gastos sa bigas pa lamang. So, tumaas ng 800 pesos. Kung 2,000, ha? Uh-huh. Ang ginagastos sa bigas. Hindi maganda. Pero attorney, inaasahan ko nga yung mangyari yung 20 pesos per kilo eh. Pero hanggang ngayon, naku, malabo, ay bumalabs na. Ayan, bumalabs kasi noon daw March 2023, ang presyo ay depende sa klase ng bigas. Sabi naman nila, ang sabi ng iba. Ang sabi ko naman. Masarap ang bigas. Ang sabi ko naman, depende sa bigas. Yan. May tunay na bigas. Yes. May tunay na bigas. May bigas. At mayroong bigas na nakakatigas. Ang gusto kong bigas ay? Nakakatigas. Yan, oo. Nakakatigas. May mga ganong nakakatigas. Diba yung 14 bigas na malaki bago kulay blue. Yes. Oh, yun, oo. Yun, nakakatigas yun. Oh. Kaya ako, inaluan ko yung matigas lang malambot eh. Mm. Alam mo, yung sinasabi kong bigas na nakakatigas, yun yung Viagra, di ba? Oh, yeah. Oo. Alam mo, may namamatay dyan, ha? Mag-ingat kayo dyan sa Viagra, ha? Ano, nakakaano yan? Atak sa puso yan. Oo, at saka ito, ha? Ito, totoong reality, kaso, ha? Reality. Merong isang ginang, parang nadidismaya siya, na after 5 years na sila ay kasal na nung kanyang mister, ay hindi siya ginagalaw, para hindi naman mainsulto yung kanyang asawa.
na bakit na parang hindi na excited sa kanya at hindi na tinitindigan yung kanyang pagmamahal. Yeah. Oh, yan ha. Eh nilagyan niya ng Viagra. Nagluto siya ng pansit, paborito ng kanyang asawa. Without the knowing of the husband. Yes. Ah, okay. Dinikdik niya yung Viagra, binudbud niya yun sa mga sangkap ng ng pansit. Pinakain ginawang niya sa pampalasa. Asawa niya. Akalain mong namatay yung asawa, grabe. Ay! Oo. Malungkot. Oo, internal hemorrhage. Kasi noong kinain yung pansit, may Viagra. Tumigas yung pansit. Natusok-tusok yung bituka. Patay! Ay, sus, ginoo. Ay, na. Kaya mahirap pala yan. Mahirap yan. Nasama sa pagkain yung Viagra. Ano ba kung magalit sa'yo yung company niyan? Documented. Tumigas yung pansit. Yung pansit eh. Ay, yung pansit na tumigas. Natusok-tusok yung siya nung tao. Kawawa naman. Nagdugo. Internal hemorrhage. Patay. Anyway. Babalik tayo sa tunay na bigas kung saan napapapunta yung usapan nito . Pero ako naman sana . Kaya lang pwede ba natin masundot ng konti yung tungkol sa mga mana-mana na yan? Oo, teka, tatapusin lang natin. Ito nga March 1, 2023, 32 to 40 pesos. Yes, depende sa bigas. Yes. E ngayong 2024, Marso 2024, naging around, ang average ay 50 pesos kada kilo. So, malabo yung sinasabi mong 20 pesos. Malabo na yon. Oo. Yun ang mabigat na nangyari. Ang problema, anong ginagawa ng Department of Agriculture? Sino ba'y tagabalita na lamang na, uy, tumaas? So, ang question is, what are you going to do about it? Eh, pambihira naman eh. Yan ang sinasabi ko eh. Pero, attorney, di ba dapat ang uupo dyan ay talagang magsasaka? Mm-mm. Kailangan, hindi po pwedeng nasa desk lang yung tao eh. Kailangan talaga, siya ay nakakaintindi kung paano tumubo at paano mag-ani ng bigas. Ayun, oo. Kaya yun ang sinasabi ko lagi. Kasi itong si Juan, alam nyo ha, wala akong personal ito. Ito ay kaibigan-kaibigan ko ang tatay nitong si DA Secretary Francis Chu Laurel, yung senior. Apo. Ha, si Francis. Kasama ko, 15 taon yata sa Rotary Club ng Grace Park. Mabait na tao to. Pati itong si Secretary mabait, nakapunta na ako sa bahay niyan. Okay. Nakadaupang palad ko na yan. Kaya lang, ito ang problema nga. Ha? Ang appointment kasi ni Pangulong Marcos ay base, para sa akin ha, doon sa kung sinong malaking nag-ambag doon sa kanyang kampanya. At ang balita nga, itong si Francis Chu Laurel ay mga 30 million ang naambag doon sa kampanya. Recommendation din niya. Ayan eh. Itong si Francis Laurel. Opo. Ito, bilib ako rito sa tatay eh. Kasi dumating yan galing, lumaki yan. Eh, talagang mahirap na mga tao yan. Uh-huh. Napalaki niya yung negosyo nila, yung Frabel Fishing. Etong si Secretary, minana lang naman niya yan. Ibig sabihin, kung matagumpay yung kanyang negosyong fishing na napakalaki na siya ay naging isang bilyonaryo, yes. Hindi dahil sa kanya yon. Yun sinasabi mo mamaya, natatalakay natin yung mana-mana. Kumbaga sa kwan, hindi pa naman patay si Francis Laurel, yung tatay. Pero kumbaga sa kwan eh, namana lang niya. No, nag-take over lang siya, hindi siya nagpalaki niyan. Number two, siyempre, kahit pa paano, pag-aaralan mo naman yan. Kung hindi naman malulugi naman, kahit maminana mo na bilyon-bilyon, kung wala kang alam. Ang alam niya ay yung fishing. Oh. Although staple din ang isda, sa napagkain ng Pilipino, mas staple yung bigas. Bigas talaga ang pinaka-importanting crop dito. Oo, ngayon, yung ano, baka hindi nila maintindihan, ano, yung sinasabing staple crop. Yes. May mga hindi nakaintindi niyan, nagdugo yung bibig. Oh. Kasi ang kinain na staple wire. Staple crop daw kasi na hindi nila masyadong naintindihan. Yung bala ng stapler, nakalagay doon staple. Ito pala staple crop. Kainin ko nga yun eh. Dinugo yung bibig. Yoko. Pwede. Akala ko naman lumabas yung mga tinik. Yung malalaki. Anyway, ang sabi nitong Bantay Bigas, na ang pinakamababa daw na presyo sa pagtitinda ng well-milled rice, ito yung ano, yung mataas ang kalidad, ay 54 per kilo. At sa mga ibang lugar daw, ay umaabot pa nga ng 70 per kilo. Oh. Ngayon, sabi niya, hindi daw dapat ganito sapagkat alam niya na personal na
umani na ng bigas sa Isabela at sa Mindoro. Pero mataas pa rin. Bakit? Yun ang hindi natin maraman kung bakit. Oo. Pero ewan ko lang, attorney, kung tama ako kasi kami po'y pamilya rin. Siyempre tama ka. Partner kita eh. Kahit anong mangyari, tama ka. Ipagkalaban ko yan. Pero ang akin lang, sabi ganun, ang presyo daw ng bigas, nagmumula daw yan sa dami ng magsasaka. Mm-hmm. Sa ngayon kasi parang nawawala na yung mga magsasaka. Ayun, nauubos na sila. Alam mo, isang beses i-guess natin dito yung ito, batang-bata ito, yung chairman ng ISDA. Ang ibig sabihin ng ISDA ay Inday Sara Duterte Advocacy ISDA. Okay. Pero ito ang kanilang advocacy, ha. Hindi ito para sa politika, mga bata ito, idealistic. Na sila ay nababahala, Juvia, na yung median age, yung average age ng mga magsasaka ay tumataas at ngayon ay nasa halos 60 years old. Ibig sabihin, walang bata. Yun. Na nagsasaka kasi para sa kanila, hindi ito sosyal na trabaho. Kasi yung nagbubungkal ka ng lupa, naiinitan ka, nakalilis yung pantalon, nasa putik ka. Ang kanilang aim ay ibalik, gawing conscious yung mga bata na walang masama. In fact, barangal na hanap buhay ang pagsasaka, either pagsasaka sa lupa o yung aquaculture, yung gulay o bigas o isda, hindi dapat ikahiya yan. Yun ang advocacy nila. Ang dapat natin gawin, mga bata pa lang, turuan na rin natin sila ng magsaka at mangisda. Oo, at ang maganda dyan. Bigyan natin ng way, parang sa DepEd, siguro pakiusap natin sa kanila yan. Mm-mm. Pwede ba yun? Yeah, kaya nga, yung ISDA, Inday Sara Duterte Advocacy, DepEd. Yun na yun. It's a matter of training. Good. And, ang sabi nga niya, dapat, kasi sabi nila, pagod ka kung magsasaka ka, maliit ang kita, dapat gumawa ng mga modernisasyon para yung isang magsasaka ay can earn a decent living na kahit magsasaka siya, ay maayos yung buhay mo sa kwan. Opo. Yung mga magsasaka sa Japan, magaganda buhay. Yes. Mm-hmm. Kahit na marumi yung mga koko nila, dami nilang pera. Hindi, saka may mga modernong paraan na yung yield. May machine na. Oo, may machine na magagamit. Saka yung mga bagong mga seedlings na. Yes, hindi ganun kalaki yung kanilang lupa, pero malaki yung ani. Uh-huh. Oo, sa Thailand naman, alam mo ba, sa Thailand, ito maganda. Nagkaroon sila yata ng batas na kapag ang isang lupa ay nakatiwangwang, mataas ang real property tax. So, anong nangyari? Then, in-encourage nila na gamitin yung mga vacant land, 200 square meters, 300 square meters, yung mga tiwangwang na walang bahay. Okay. Ibalik ang pagtatanim. Alam mo, nangyari? Since maliliit lang, ang tinanim nila, opo, tulips or orchids. Kasi mahal eh. Yes. Oh. Alam mo, sa sobrang daming na hikayat ng pamahalaan ng Thailand na magtanim ng tulips at orchids. Dumami rin. Di ba ang tulips sa Holland? Yes. Diba? Ngayon, after Holland, ang number 2 supplier na ng tulips sa buong mundo ay Thailand. Can you imagine? Pinagkakitahan yung mga idol na property. Kesa nandun lang, nakabuyang-yang, ha, walang ginagawa, para mang makatakas sila sa mataas na tax. Tinam na nila ng tulips, ng orchids, na bebenta nila ng malaking halaga. Extra income pa, di ba? Pero sa pagsasaka, attorney, maganda rin. Kasi sa totoo lang, kung sila'y makakapagtanim ng mga dekalidad na mga bigas, diba? Yun, yes. Nandun din yung mataas na presyo, Makukuha rin naman nila yun, Tama ka yan. So, ang ginawa ko, yung mahal na bigas na kagaya ng pula, yung mga itim na bigas, hinaluan ko ng ordinaryong bigas. Aba, nung pinaghalo ko sila, parang dekalidad na yung bigas. Oo naman. O, ako, diba? Alam mo yan, mas matipid yan. Ito, hindi, walang halong biro. Opo. Yung pulang bigas, yes, yun ang ginagamit ko eh. Inyo. Kasi yun, kalahati lang sa normal na bigas ang kainin mo. Busog ka na. Kasi yung fiber. Yes. Kasi di makakita mo, parang may pulbos-pulbos yon. Hindi pulboron, ha? Bago yung skin mo, Hindi, maganda yun talaga. Yung fiber niya,
ano, mataas yung fiber content. Yes. Pagkain mo, busog ka agad. Mm. Mabigat siya sa tiyan. So kung isang ganon, yung isang cup one rice, ganun, half rice lang, okay, lalo na pag may sabaw, grabe, busog ka agad. O di ba, matipid, matipid pa tayo. And maganda pa sa tiyan kasi yung fiber. Metabolism. Saka yung fiber. Nakiklense yung colon. Di ba sabi nga, nung mga doktor, wala namang, matagal pa naman, may kakain ba dyan? Ganito na lang, ano? Sabi nila, pagka tinignan mo yung dumi, pag iyon ay lumulutang, tama yung fiber mo, yung lumulutang sa tubig ng inyong doon. Hindi, walang biro to. Pag siya lumulutang, pasintabi sa mga kumakain. Yung fiber ay okay, sapat yung fiber mo. Pag lumulubog, kulang yung fiber, masama iyon sa intestinal health. Ayun. So, di ba, meron nga pa ngayon na mga fiber supplement. Yes. Yung nilalagay mo sa mga juice. Opo. Medyo lalapot siya, inumin mo, di ba? O, yung mga psyllium fiber, yung mga kwan, yung mga soluble fiber. Marami noon eh. Kailangan po natin yung fiber sa ating sikmura para maging malinis ito. Ayun. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Eh, alam nyo naman, kapag ganyang masarap ang kain natin, diba? Hmm. Yung iba naman, masarap ang tulog. Yun ang nakakasama naman. Eh, hindi naman. Maganda nga yung masarap ang tulog eh. Alam mo, yung iba naman, pagkatapos silang kainin, ay masarap ang tulog. Kainin yung mga salita nila kasi nagiging humble sila. Oh, yeah. Oh. Mm, diba? Ayan, boses na. Alam mo, iba na naiisip ko eh. Pasensya na kayo guys, but then, alam niyo naman, importante yung talaga na meron tayong masarap na kinakain sa ating hapagkainan para maganda rin ang trabaho natin. Oh, masarap ang pagkain. Yeah. Na nakahanda sa hapagkainan. Masarap yung pagkain sa atin. Sa ating bahay. Masarap yung pagkain sa ating bahay. Kita ko nga ako sa Diyas talagang alagang-alaga. Ayan, alagang-alaga niya yung mga pamilya niya. Anyway, attorney, isingit ko lang kasi ito si Dr. MJ. Ka na naman. Mahilig ka na naman sa singit, ha? Puro singit talaga. Okay, mga kapatid, gusto ko lang pong batiin si Dr. MJ Evangelista, Dr. Jim Sanchez, Dr. Melvin Villaruz. Puro mga doktor to kasi sila yung importante para sa akin, no? Ay, tanong natin sa kanila yung fiber, oh. Yes. Yan. At saka si Katirso. Hello, Katirso. Si Katirso Peralta ba yan? Yes, Katirso Peralta. Si Katirso. Si Paring Boy Antiporda, hello daw po sa inyo. Oy, hello, hello. Ayan, at si... salamat sa mga, ano, sa mga kababaihan dahil kami... Kami ay nagpapatuloy ngayong buwan na to ng Happy Women's Month. Ayun na naman. Hindi pa rin nawawala yung aming tigatik. Oo, yeah. Eto nga eh, nabanggit mo rin si Katirso, napakaganda rin itong kasabihan na kanyang pinadala kahapon. Yeah, original. Sabi niya, a life without friends is like a hand without fingers. Oh, yeah. Mm-hmm. Teka mo. Yun ang tama nga naman, mahirap yung kamay mo eh, walang daliri eh. Alam mo yung daliri, maraming gamit yung di ba? Pag walang daliri, paano mo makukuha to? Di ba? Paano ka magtuturo? Di ba? O kailangan yung daliri, napakahalaga yung daliri sa buhay ng tao. Palagi ko natatawa na sa atin si Sir Jigs magpantay. Ayaw niya magpabate. Anyway. Tutuloy natin yan sa batian portion natin, sa Jim Paredes portion. Okay. Sapagkat sa ngayon ay magbe-break po muna tayo. Ha? At ang oras... Ang oras natin ay alas 11:24 ng umaga. I can toot now. Toot! Magbabalik po. Yes, yes, yun. Topasyo. Pagkatapos sa mga commercial, team commercial, advertuals, matalasas, mahalalahanan po ay just in news, like making news, news, at this moment, just in, at kung ano na pagkatsumahan. 1, 2, 3! Go! Yeah! Yes, yes, yun. Topasyo! This time check was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit pa natagan loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at
orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary. Bitin sa cash? Sa M. Luillier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Kahit anong yaman mo o kahit asa'yo na lahat, kung wala siya, hindi wala. Mo kaya. Mm-hmm. Tama. Because you called upon the Lord. Mm-hmm. Yun ang pinaka-the best. Kaya, no? You seek the Lord. Kasi mm-hmm. nga, mm-hmm. hindi nga tayo storm-free, but we are storm-proof. Pagka nandiyan ang Panginoon Amen. Sa atin. Buongiorno! Ciao tutti! Ako po si Carlo. At ako po si May. Magatuwang sa buhay dito sa Milan, Italy. At ito ang aming kwentong MX3. Paano kayo nagkakilala dito sa Europe? Nag-online na siya. Yes, online. Online selling. Nagmamarinate ako ng tapa, tocino, longganisa. Because of that tapa, nagpunta ako ng Vienna. So May was in Vienna that time. Yeah. Kasi I grew up in Vienna. Nung time na yon, halos araw-araw na siya tumatawag. Parang Uh-oh. Nagtatanong siya about business. Ako naman nagbibigay ng mga ideas. Hindi ko alam may gusto siya sa akin. And then after a while... Pinapangulo ko rin siya. Yun yung maganda, no? Si May is on finances. Ikaw naman, interested ka in putting up a business. So, dun kayo nagkasundo. Before the pandemic, may inalok sa aming pwesto dito sa May Domo malapit. In-start namin i-renovate, KTV, restaurant, tsaka business, conference room. And then, bigla-bigla nag-hit yung pandemic. So, hindi na kami pwedeng mag-open. We lost a lot. When you fail, hindi lang naman pera ang nalulose mo. Kung hindi, you lose your dreams, your hope, sometimes even faith. Alam namin na dyan si God. Yes, that's the best thing. Yes. Yun na nakasurvive sa amin. Nabuhayan kayo ng loob to go on and to move forward. Puntahan natin yung MX3. Paano nyo nalaman yung tungkol dito sa food supplement na ito? Yeah, through a friend, through TFC events. So, nakatulong ba yun sa'yo, yung pagtitake ng MX3? Actual timing yun kasi that time sinasabi ko na sa kanya na kailangan na natin ng mga supplements, vitamins. Nag-start kasi kami din ng catering. Stressful yes. talaga, lalo na pagka talagang maraming tao. Yung mga naka-uwi na lahat pero ikaw maghuhugas ka pa. Di ba? Magliligpit ka pa, ganun. So, actually, it's a privilege na matry namin to and nandito na sila sa Europe. So, hoping and also praying na ma-extend din yung MX3 sa mga kababayan natin. Lalo na kasi pagod sa work. So, makakatulong ito not only sa physical health nila and also sa spiritual being din nila. Thank you. Thank you so much, Carlo. Thank you, May. Thank you so much. MX3, dito kami bilib.
Santala CGPA nanguna sa blessing ceremony ng mga newly acquired assets ng tropa sa Campo Donel, Capas, Tarlac. Balitang yan mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Pinangunahan ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang blessing ceremony ng newly acquired assets ng Armor Pambato Division sa Camp O'Donnell, Santa Lucia, Capas, Tarlac, kasama ni Lieutenant General Galido, si Southern Luzon Commander at concurrent Armor Division Commander Major General Facundo Palafox IV sa isinagawang blessing ceremony ng limang 6x6 wheeled armor personnel carriers, siyam na Ascod Sabra Light Tacks, isang command post vehicle at one tractor head. Kaugnay nito, ang Army Chief din ang nanguna sa ginanap na unveiling of markers ng Mesol Armor Museum at ng Maintenance Depot Facility. Payag ni Lieutenant General Galido, higit na pahusay ng mga newly acquired assets ang Armor Division capabilities ng tropa, lalo na pagdating sa operational readiness na susi upang makamit ng militar ang pagiging world-class at multi-mission ready, kabilang na ang target na maging cross-domain capable armor force. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Patulakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa kadagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page, DWIZ. Ako po, si Raiza Dadja. DWIZ Balita, ngayon! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Yes, yes, yo! Topasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Tapasyo! Yes, Yes, Yo! Tapasyo! Yeah, mga kasama! Nagbabalik po sa oras sa alas 11.33 ang Yes, Yes, Yo! Tapasyo! Ito po si Attorney Ferdy Tapasyo kasama ang The Lovely. Oh, yeah! Juvie de Guzman po, maraming salamat po. At tuloy-tuloy lang po tayo dito sa Yes Yes Show. Ito pa. Oh, siyempre, alam mo naman na Ate Jubes, since nandito tayo sa pangalawang yugto, ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na, eh, samahan mo ako sa fermata na to. Pinamagat to. Karuhin mo kung ano yung mahaba. Ang haba. Hindi naman ganoon. Ang haba ng air lang. Diba? Ito, eh, alam, hindi naman ganoon. Ano lang, 5 patay, 7 buhay. Oh, yeah. Anyway, may binabati ka kanina. Ituloy mo. Yes. Ituloy mo. Okay. Siyempre, salamat kay Tisay. Tisay, salamat sa'yo. At thank you for your... greetings. At hindi lang po yan, lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, lalong-lalo na yung mga kasama ko sa Japan. Maraming salamat. Minasama, Yoko Soira, siya yung masaya. Jubides. Bong, galing ha. Una nga ita, shumas. Yan. Ang alam ko lang sa Japan eh, yamate. Yamate kudasai. Ay, stop it. Ako nga stop eh. May pinanonood ako parang yamate. Gusto ang... Yamate. Yamate kudasai. Yamate. At yamate. Hello din kay, kay Spike. Ayan, Spike, hopefully maka... Mag-guest natin. Maging guest ka namin. Yes. Ayan, meron yung detailing sa Makati. Naku. Ayun. Balibada mo kung ano yung detailing. I mean, lahat ng klase ng gawa ng sasakyan. Ayan. Nasa kanya na eh. Ayan. Anyway, tako naman dito sa ating mga ex-ranters ay narito si Richard Ruiz. Abang-abang lang kami siyempre kay Mr. Sex Appeal at Madam Juvie mamayang alas 11. Kanina pa niya to, 3 hours ago niya. Ay, opo. Yes, yes, yun, Topacio. Risalot ng bayan. Risa resign hashtag. Ito naman oh, ginawang kampanya ng ano ng fan no. Si Raven Nevermore. Usually si Raven ang tinetext niya. Ang mini-message niyan sa X. Ayan, alam na mga takapakinig natin yung mga sexy. Eh inilagay kanya, ibig sabihin ay sexy ka. Ay
thank you. Ate, ako po mga Twitter ranters tayo. Siyempre, narito si... Nasaan ba yun? Teka muna. Medyo mahina ang internet natin yan. Musikerong Panday ay narito. Siyempre. Ha? Uh-huh. At eto. At si Galwing Cat Kendrick. Si D, si Inday Dian yan. Si Attorney Matt Irasga 8 Castle. Ha? Ang musikerong Panday, Little Boy, si Vic ng Busto, si Japok Teen, syempre ay palaging naririyan. Nasa, ano yan ha, every time, Monday to Friday, nasa Taipei pa yan ha. Uh-huh. Ha, Spartacus. Spartacus Philip. Yan, ay narito rin. Ito yung inano niya, nakakatawa to. Welcome to Barangay Walang Pera. Ay, nilagay niya ano ba? Ano totoo ba 'yon? Eh siguro ewan ko nakalagay dito. Hindi sa mga ano sa mga probinsya talagang potential yung mga ganyang mga caption eh. Mm, si Alan Jacob, the beekeeper, ay narito Ryan Lingo. Okay. Mm-hmm. Renaissance Man, sine 30, Mac the Troll Slayer Catastrophe. Ah. Uh-huh. Si BK Boy Cafe, pero babae ito, Boy Cafe lang ang kanyang ano. Si Raj D, Nabongbong Kayo, Right Living, Haralinggayan, Manuel Sevilla, at si Kampilan Boy. Yan. Siyempre si Michael Guy, congratulations, celebration. Naging champion siya sa isang golf tournament sa Manila Golf Club. Kasama ang kanyang anak na si Alan Guy at ang kanyang manugang, yung artista na si Ritz Azul. Yan, siyempre, babatiin ko rin si, ano, si Pearl Diaz, yan, si Martin Romano Gonzalez, si Princess, ito, mala princess ang beauty nito, Rain Sam, Veronica Estrada Lim, ayan, itong si Ray Barges, Jay Vargas ng Parada. Jake Vargas? Jay. Ah, kala ko Jake Vargas yung dating kalab team ni Bea Binene, di ba? Inabot mo yun. Oh, siyempre mo naman. Talaga. Di ba, ang lab team nila na yung Jabea. Jabea. Ayan, Mark Nilo o Jaman. Ako, thank you so much. Salamat po sa pagbati. At syempre, yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Nako, pag kayo umuwi, alam mo, attorney, kasi ako dati din akong OFW. Oo. No? Dumating niya sa punto na nakita natin yung buhay ng mga Pinoy doon. Sa Japan. Sa Japan, yan. As pero napakagandang bansa ang Japan. Alam mo, siyempre, ang pinakamahal natin siyempre ang ating inang bayan. Pero after Philippines, after Manila, ang paborito kong next city ay Tokyo. Tokyo, yan. Ayan si, ano, si Victor Salonga, taga Tokyo, yan. Ano ni Asyong yan? Apo. Apo eh, biglang naging apo eh. Anyway, hello kay Ray PJ Abellanan. Uy, kasama natin yung sa mga kasapano ha? Ah, really? Oo, hindi mo pa nata napapanood yung mga pasapan. Hindi. Siya, ang papel niya doon ay si, Colonel Ryan Pabalinas. Siya yung head noong 55th na yung halos naubos except for one member. Siya yung tumayo, yung wala na lahat, sumigaw siya. Bakit tinamaan siya sa leg, bug, bagsak siya. Nakakaiyak na, ano yun ha, na eksena doon sa Mama sa Pano. Ang dami nag-iyakan doon ng mga nanonood. Ayan. Marami kaming sweet memory niyan eh. Ni Ray DJ Abellana. Ibig sabihin naging kayo, no? Best friend ko yan sa Tokyo. Ako ang hinahanap niya, basta naghahanap din siya. Anong hinahanap? Kayo ha? Mga kaibigan. Naghahanapan kayong dalawa. Pinaghahanapan niyong isa't isa. Ayan. At congratulations pala sa sa manugang ni Rene Imperial. Alam mo naman ito. Artista. Yes. Si Ina Chua, kasi ginawa na rin yan director ito. Talagang ang tao may pagbabago eh, kahit bata ka pa. Pagdating sa potential, Chua. Ayan, si Ina Chua, thank you so much. Jun Carlos, thank you ha, salamat. Alam mo, very popular si Ina eh. Sabi nila, ina mo, ina ko, ina ninyong lahat. Bahala na kayo sa ina nyo. Okay. At hello din kay Ruel Olanday, attorney. Ay si Kaplan Rolando Dorado Dorana. Salamat po sa inyo. At sana patuloy ninyo ipamalita sa mga seafarer. Kasi alam ko. Kapitan siya ng barko. Yan. Si Kap.
Ayan si Cap, may ina siya noon, wala na siyang ina ngayon. Mm-hmm. Kasi wala na eh. Alam mo yung si, alam mo yung broadcaster na si Mark Logan? Yes, opo. Dati opo. Nag-aral yan ng ano si, ng Marine. Oh, Marine, Merchant Marine. Merchant Marine. Kanya lang ayaw na parang inabandon niya yata kasi nung magiging kapitan na siya, ayaw niya nang magiging title niya eh. Kasi magiging Cap Logan ng tawag sa kanya. Kaya medyo umatras masama na siya. Oh, masama na. Oh, masama Logan, oh. Oh, grabe. Kaya grabe nag-broadcaster na lang siya. Okay. Oh, yan. Hindi lang yan. Si Laro Binalimbing Nalin. Oh, ito magandang pangalan nito. Binalimbing. Laro Binalimbing Nalin. Yan. Si Perla Evangelista Leonin. At syempre, yung pinsan ko, si F. San Roque Walker. Mm. Sa US. Salamat po sa inyo. Ano ni Phoebe Walker? Yung artista, yung sa Viva. Hindi ko po alam eh. Yan. At, kamag-anak ni Johnny. Apalit. Johnny Walker. Lagi talaga sa tama niya. At hello din kay DJ Chuba Papa. Ayan, papa talaga to. Chuba pa eh. Chuba Chenes Chuchu. Ayan. But anyway, alam niyo, may balita ako, attorney, na ikaw daw, ang first love mo daw talaga is music. Bago ka naging abogado. Mm-hmm. Pero hindi mo pa pinaririnig yung konting tugtog na yun. Nasa YouTube konting naman eh. Hindi, may boses ka na ngayon. Hindi ka kahapon nakalusot na. Nasa kaya, YouTube diba? Eh. Oo. Hindi, sample lang. Oo. Sample lang. Naalala mo yung nagsaluhan tayo ng kanta? Oo. Oo diba? Ano ba yung one? Ano bang magandang kanta? Diba? Ito. Di bagat maraming saging, ano? Di bagat maraming puso sa sagingan. Ayan, hindi ko yan. Mayroong tunay na puso, mayroong puso-pusuan. Iyon, ayun na. Bago saan pa mapunta yan. But anyway, sabi nga po ni Vic Del Rosario Jr., hello daw po sa inyo. Jeric Sevilla, hi Sir Jeric, salamat po. Sana Vic Del Rosario, subiba. Yeah. Mm. Opo. At si ano, si eto marami tayong mga sana po tuloy-tuloy lang pong sumubaybay kayo sa lahat ng programa dito sa DWI. Ako naman. Alam mo, ang gaganda raw. Tuloy-tuloy daw yung magagandang balita, magagandang. Eto nga yung sinasabi ko eh, talagang todong lakas. Mm-mm, naman. Sobrang lakas. Mm-mm. Nagbabalita ng tama. Walang ano, walang bias. Ayan. Mm. Hindi pwede mambola. Walang bias pero merong yas. Si yas. Si yas. Si yas. Ayan. Ikaw pinansin kanina ni Hiya. Kasi sabi mo, kasi kakala niya kasi, inaakusahan mo siya ng pagiging bias. Kasi sabi mo, ano bias? Ano bias? Ano bias? Ano bias? Hindi po. Hindi pala. Yeah. Eh, hindi lang kayo nakaintindihan. Pero yung ikakasal ho by August, sabi nga, advance. Hindi po yung ikakasal. Si George. Hi, George. Thank you. Salamat sa imbitasyon. Ang aga eh. Para, August pa. Napapakanta talaga tayo ng girl, ikakasal ka nga ba? Ayan. Dinig ko ikakasal ka, buo ng isip mo. Di ba si Haji? At saka, ngayon at kailan ba? Ayun. Dapat gano'n, sumpaan talaga Sumpa ko iibigin ka ngayon at kailanman. Oh, yeah. At syempre mga kaibigan, dahil ako po'y nakabati na, masaya na po ako, alam nyo, yung pagbabati ko. Tama ba yun? Pagbati! Pagbati ng pagbati. Maganda na na-appreciate natin yung mga taong lagi rin tayong binabati. Yun lang yun. Oo naman, magaling kang bumati eh. Ikaw ay master sa bati. Oh yeah. But anyway, sana po yung mga binabati natin ay maging realidad sa inyong pakikisa. Iba yan? Uy, ang puso mo. Delikado. Anyway, sa notang yan, Ate Juvie ay magbabalik. Yes, yo. Ating oras ngayon, alas 11:44. Yan. Nag-umaga. I can toot now. Toot. Babalik kami. Promise. Yes, yo. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes, at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika.
Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Arena Plus, astig sa sports. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary. Not on a play for the Philippines, it's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a son with pride. Sa Arena Plus, astig sa sports. Sa Arena Plus! Sa Arena, laging paso ang pira. Tara na Arena, ano bang hinihintay mo? Sa Arena Plus! Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa sa February 26 na, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yes, yo. Attorney Ferdy Tapasyo. Yes, yes, yo. Tapasyo. Yeah, ba mga kasama, ating oras alas 11:49, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo Tapasyo. Attorney Ferdy Tapasyo kasama si Juvie De Guzman ang Yes, Yes, Yo Tapasyo. Ay, oh, Juvie, may babala. Di ba kilala mo naman si Babala? Opo. Asawa ni Babalu. Sige. Hindi, kasi daw sabi ng Pag-asa, officially heat wave na.
At 34 degrees na ang magiging average temperature umpisa ng mga panahong ito. Opo. At dahil daw ito yung sa pag yung parang hangin daw sa Pacific Ocean, hindi maintindihan. Anyway, huwag na natin intindihin yan at hayaan mo na pag-asa dyan at walang pag-asang maintindihan natin yan. Ano? May mga tips lang po, mahalagang tips na dapat nating sundin para po hindi tayo mapahamak itong darating na heat wave o El Nino. Ito ha, sandali lang ito. Ayan. Yan. Kapag uminom ng tubig, dahan-dahan daw ang inom. Iwasan daw ang yung mabilis, kahit auhaw na auhaw ka. Yung todo lagok. Yes. At wag daw napakalamig na tubig ang inumin. Kung may yelo man lang, kung maglalagay ka ng yelo, painitin mo daw muna yung yelo bago mo ilagay. Ba't naman painitin? Patunawin? Painitin daw yung... Eto, pag ang temperatura ay umaabot na sa mga 38 degrees, so medyo mainit-init na yun, yes, 34, yes. Yan ha. Eto nga, ang pag-inom ng napakalamig na tubig ay magiging ay maaring sanhi ng pagputok ng mga ugat. Yes, lalo na ang mga ugat sa ari. Tama. Oh, ayaw mo noon yung puputok yung ugat sa ari. Lalambot na yan. Eto ha. Eto nga, yung isang kaibigan daw ng doktor dito ha. Ewan ko kung sino ang doktor to, hindi naman sinabi. Okay. Pagpasok daw sa loob ng bahay, init na init siya. Ha, hinugasan niya agad ng malamig na tubig ang kanyang tumbong. Ayun, ay nanlabo ang kanyang paningin. Siya ay umutot ng umutot. Iyon, mabigat ha. Kaya tumawag ng ambulansya. Ha? Hindi para sa kanya. Nahilo yung mga kanyang kasama sa bahay. Dahil sa pagutot niya. Okay, okay. Ito ba tips to ha? Kapag umabot na rin sa 38 degrees ang init at galing kayo sa labas, hayaan nating mainit muna ang katawan. Ibig sabihin, huwag maliligo, huwag mag-aircon. Huwag agad, yun nga, ito ang secret note kasi ay huwag biglain ang pag-inom ng tubig. At ang inom, ang pwedeng inumin lang ay maligamgam na tubig, pero dahan-dahan pa rin. Yes. Mga isang patak daw kada minuto. Teka muna, mabagal yata yun. Ganun talaga masarap yung dahan-dahan, huwag bigla. Hirap yun. Huwag kaagad maghugas ng kamay. At binabasa ko lang to ha. Paa o singit, huwag maghilamos o basain ang bahaging nabilad sa araw. Magpalipas din ng hindi bababa sa kalahating linggo o apat na araw bago maligo. Okay. Teka muna, mahirap yata yun ha. Amoy balbakwa ka nun. Oo. Eto daw, may nangyari daw yun. Isang tao, init na init siya pagpasok niya. Pumunta siya doon sa chest freezer nila. Inakulong siya, patay. Ay, okay, tandaan daw. Sa panahon ng tag-init o kung sobrang pagod, iwasan ang pag-inom kaagad ng napakalamig na tubig, uminom na lamang ng beer. Teka muna, tama ba ito? Ituro. Ila. Beer pala. Huwag naman daw inumin. Beer ang inumin. Okay. Hala, 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 hala. Okay, may sinasabi ka tungkol sa mga mana-mana. Oh, pero gusto ko lang pasalamatan. Hindi naman yan yung manabastos. Ay, hindi naman. Manawalan puta na loob. Ay, hindi, konti na lang ito. Sabi nga po, hello dun sa Non-Partisan Pandesal Forum. Salamat po sa tweet-tweet na ay nababati tayo at na... Yan ba yung kay Wilson Lee Flores? Yes. 85 years old Kamuning Bakery Cafe sa Jatsi. 85 years old na si Wilson Lee Flores? Hindi po yung bakery. Ah, yung bakery. Hindi mo naman niliwanag eh. At siyempre, nandyan yan sa Jatsi Menes Street, corner K-First Street, Barangay Kamuning, Quezon City. Salamat po ka, Wilson. At kay Clarissa. Ayan, ay, si Clarissa, yung kanyang, ano, kanyang yung... executive assistant. Yes. Na napagandang dila. Salamat po. Clarissa. Hindi talagang nawawala sa invitation. Yeah. But then, swerte natin kasi narito tayo eh. Siguro maganda batuhan nyo pa rin kami ng news. Oo. Diba? Yan ang magandang magagawa. Diba sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin man ang tinapay. Lalo na yan, Pandesal Forum. Kaya babatuhan tayo ng news talaga. At Pandesal. Yes. At hindi lang yan. Ang ganda kasi ng topic, kita nyo ha. OFW worldwide, OFWs in Middle East, sabi. Hmm. Kasi ang guest speaker that time, yung manager ko dati, kaya ako natuwa. Sino? Si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ay, oo, kaibigan ko rin yan. Matagal na. OFW nasa DILG pa ako, eh, yes. Kaibigan ko na yan. Assistant Minority Leader. Nako, alam nyo, ayan, hindi ko na nakita kasi si Ma'am Marisa, pero
Sayang talaga. Sayang talaga. But anyway, yung opportunity talagang ganyan. Pero lagi naman yan darating. Darating. Correct. Okay. Very yung correct. Yung tungkol sa mana, Tony, alam mo, ito kasi pampagising lang po. Sige, sige. Alam naman natin na marami tayong mga anak na umaasa sa kayamanan ng kanilang mga magulang. Ay, marami yan. Oo. Na hindi na halos kumikilos, hindi na, na nakakaisip ng mga oportunidad, yung mga tanggawin yung mga trabaho na gusto nila. Diba? Mm-hmm. Actually, nung nasa Japan kasi ako, ano, attorney, tatlo ang trabaho ko. Wow, sipag mo naman. Singer ako, di ba? Kumakanta ako sa gabi, live band. Tapos, pagising sa umaga, nagsiserve ako ng coffee sa hotel ako eh. Ah! Nagsiserve ako ng coffee. Wow. Pero actually, hindi daw pwede yon doon sa mga kasamahan ko kasi bakit ako lang daw? Ah! Ayan. Di, eh, ikaw lang masipag eh. Hindi, nagkakataon kasi, mahilig ako gumising ng maaga. Ah, pareho tayo. Pagising ko ng maaga, gusto ko may ginagawa ako. Eh, binigyan ako ng offer. Tapos yung time na yon kasama ko ang mga, ano, yung mga malalaking katawan. Alam mo yun? Mm. Yung mga sumo. Sumo wrestler. Sumo wrestler, yan. So, ibig sabihin, kapag kayo po ay merong mga opportunity, gawin po ninyo, lalo na sa Japan, walang age limit kasi doon na to. Oh, eh, magpumunta ka sa Don Quixote, di ba? Yes. O kaya sa big store. Yes. Di ba? Yung mga sales assistant doon, yung mga 60, 70s, mga lalaki. Yes. Actually, mas gusto nung mga bumibili, for some reason, yung mga 60 years old. Yes. Kasi magagaling mag-English eh. Ah, oo. Siguro yung educational system nila noon, may English na very fluent sila sa English. Galing, talaga, totoo yun. Hindi lang yan, magaling din sila mag-Tagalog. Ayun pa yung nakakatuwa. At hindi lang po yan, ang sa akin lang, yung mga magulang ho natin, talagang lihiti mong masisipag na yan. Pero bilang isang anak, huwag niyong sayangin yung opportunity na kayo po ay gumawa pa ng ibang mga bagay na kaya niyo. Yun lang. Kasi yung mana kasi, eh hindi natin maasahan yan, lalo na sa pangangailangan sa medical. Di ba ginagamit din yung mga kayamanan ng parents natin. But, kung kayo po ay nagsikap ng sarili ninyo, much better. Kaya pwede rin kayo mag-sideline. O, di ba? May mga insurance sideline dyan. O, opportunity rin yan, mga kaibigan. Kung nagmana ka ng, halimbawa, ang minana mo ay 100 million, gawin mo 200 million. Doblehin mo. Doblehin mo. Yan ang pakita mo na worthy ka dun sa minana mo, sa magulang mo. At huwag kayo mag-away-away sa mana, utang na naman. Hindi naman kayo nagpundar niyan, pag-aawayan nyo pa. Pinagpapatayan pa dahil dyan sa pera. Ay, marami akong alam na ganyan. Ba't ganun, no? Kingkoy. Oo. Magkakapatid naman. Yun nga eh, bakit kailangan pagtalunan yun tungkol sa pera ng magulang? Kahit saan pa, dalhin nila yan. Kanila yan, di ba? Dapat ganun yung attitude natin. So, yun po yung sinasabi ko lang kasi pag naging congressman o senator si Attorney Topaz, lago tayo. Na hindi, mababago ang batas. Kasi kailangan baguhin yung mga ibang sinasabi dyan. Eh. Sigurado ko pa, pag naging congressman ako, mababago o magagago? Anyway, sarwatan niya na Ate Jubes ay... magbibigay da na po tayo sa susunod na programang yes! Balitang Bayan kasama si Miss Jen Patrolia at magbigay pugay na tayo sa mga taong nasa likuran ng tagumpay ng at lahat ng programa dito sa DWIC 882 at sa Aliw TV 23. Isa natin si ating nababasa mo na ba yan ngayon? News Director Judith Estrada Larino, Tech Engineers Wener Contehino, Jennifer De Hermoso, Jover Kahanding, Jim Barbon, Kent Sale, Gil John Reyes, Teleprompter Operator Neil Joy Abelia. Iraisa Dider, ang writer natin si Mayan. Ayan, Mayan Palma, Jen Patrolia, at syempre yung mga guwapo at magagandang nandiyan pa. Hindi, yung mga communication assistants, Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinao, Daniela De Guzman, at ang ating mga interno at interna. Yan. Hindi impyerno, ha? Interno. MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd, ang dami ngayon. Malinay, Aisen Luis Moises, at Hanrial Javier. O tinatawag na JJ. Eto po si Attorney Ferdy Gasulito, Mr. Sex Appeal Topacio, at kasama niyo pa rin si Juvie De Guzman dito sa Yes Show. Nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnarasa, kikitil sa inyong kasalanan, at titimo! Sa itong isipan. Ayun. 1, 2, 3, 1! Makiki! Yes, yes, yes! Yes, yes, yo! Topa Show!
Ay, si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Doc Che Lejano. Yes Yes Yo, Tapasyo! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Pananakit ng ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at stress sa buhay. Mag Herbalaya Break ka muna. Imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaya-aya, sa bawat pahit ay ginhawa. Sapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliu 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drunasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Webes sa March 7, 2024. Balitang Bayan! Narito na ang headline sa Para sa Balitang Bayan. Dalawang Pinoy trans na sangkot sa bugbugan sa Thailand, kinasuhan na. Iba pang Pilipino na sangkot sa issue, ipapadeport na ayon sa Department of Foreign Affairs. Balitang Bayan! Senadora Sherwin Gatchaliana umamin sa statement of support kay Senate President Zubiri. Balitang Bayan! Lawak ng epekto ng El Nino phenomenon, pinaiimbestigahan na sa Kamara, Zamboanga City, isinailalim na sa state of calamity. Balitang Bayan! Balita sa Ibayong Dagat, libo-libong magsasaka sa Poland, nagbanta matapos harasin ng mga pulis. Balitang Bayan! Balitang sports, Carl Brian Cruz, Mike Tulumya, Prince Caperal at MJ Ayaya pinatalsik na sa PBA. Balitang Bayan! Balitang showbiz, Vice Ganda, hindi natupad ang Dream Project kasamang yumaong si Jacqueline Jose. Balitang Bayan! Muli, magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jen Patrolya sa ngalan ni Drunasino. Balitang Bayan! Samantala, narito na ang mga nagbabagang mga balita, kinumpirma
ng Department of Foreign Affairs na dalawang Pilipinong trans ang sinampahan ng kaso sa Thailand matapos na makipagrambulan sa Thai transgender. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na una pa lang na may alitan ng nasabing mga trans kung saan unang naghabok ang Thai trans kaya't nagkainitan at humantong sa rambulan. Gayunman, nagkaroon na ng maayos na usapan sa Embahada ng Thailand kung saan ihintay na lamang ang magiging desisyon ng nasabing bansa. Ang kinakasuhan, pero ang good news yan, dahil umaamin naman sila, hindi na tatagal to, hindi na magkakaroon ng full-blown trial. Ang likely scenario niyan, malalaman natin in the next few days, ha, itong linggo mismo, babayad lang sila ng piyansa, usually mga 5,000 baht yan, babayaran na nila ng embahada kung kailangan. Malit lang, para ma-deport na, para matapos na. So dalawa lang sa kanila, kasi dalawa lang. Yung isa, kasamahan nila, pero hindi kinakasuhan dahil hindi naman siya wala siyang sinugatan na Thailander. Pang-apat naman, hindi siya kinulong. Siya yung nagpa-file ng case. Kasi siya naman, inosenteng transgender na basta kinuyog ng mga Thailander kasi bumabawi sila. Oo. Ang mayari dyan, nag-shake hands na sila sa Thai media. So, yung pang-apat na Pilipinos, resolved na yung issue. Kakalma na yung situation. Dahil dito, panawagan naman ang DFA sa mga Pilipino na umiwas na makipag-away o makipag-alitan kung saang bansa sila pumupunta o nagtutungo o nagbabakasyon. So, nananawag ulit kami, mga kababayan, pag nasa abroad kayo, you are guests. Mataas tingin sa inyo, pero iwas ng away sa mga lokal. At kung kayo mismong naging biktima, okay, punta kayo police. Pero huwag nyo gawin na kayo mismong nananakit ng locals doon, kahit na ba ininsulto kayo or what. Kasi hindi natin masabi, ibang bansa yan eh. Yan ang tinig ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Balita Bayan! Nilinaw naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education at Ways and Means, na ang pagpirma niya sa Statement of Support ay bilang pasasalamat lamang kay Senate President Juan Miguel Subiri. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Senator Gatchalian sa nasabing a statement of support ay isa ring statement of thanks dahil hindi pinababayaan ng Senate President ang institusyon. Bukod dito, pinaglalaban lamang anya ni Senate President Subiri ang pagkakaroon ng check and balance sa sistema ng gobyerno. Ako ay pumirma dun sa statement of support dahil gusto ko ipakita yung aking pasasalamat kay Senate President Mig Zubiri dahil nung January nabulaga kami doon sa People's Initiative. At itong People's Initiative, ang layunin nito ay palusawin yung ating check and balance sa sistema ng gobyerno natin. Kaya ito ay dinabanan ng Senado at nakita ko yung pagpupursige ni Senate President sa paglaban dito dahil nga hindi lang naman Senado ang apektado dito, lahat tayo dahil wala ng check and balance ang mangyayari. Kasunod nito, itinanggi ng senadora ang umuugong na issue sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Wala naman ako naririnig na papalitan yung ating Senate President. Walang kumausap sa akin, wala akong naririnig na ganyan. Kaya tingin ko naman itong statement of support ay pasasalamat. No? Hindi ko tinignan ko yung konteksto nito. Nakita ko na maganda yung nakalagay dito dahil nga ipinaglaban ni Senate President yung kanyang institusyon at yung kanyang tungkulin ay pinapatupad niya. Yan ang tinig ni Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic at Ways and Means sa eksklusibong panayama ng DWIZ. Balita Bayan! Hindi naman mariresolba ng charter change ang kakulangan sa mga silid-aralan. Ito ang binigyan din ni Education Undersecretary Omar Alexander Romero sa House Committee of the Whole. Ayon kay Yusek Romero, hindi magbabago o hindi mababago ng CHACHA ang capitalization requirement para sa basic education dahil kasalukuyan ng may international school sa bansa na nag-aalok ng basic education. Nabatid na pinapayagan ng gobyerno ang mga international school sa bansa basta't 2/3 sa mga mag-aaral ay mga Pilipino.
Binigyan din pa ng opisyala na maaring magtataga ng international school sa bansa para na lamang sa foreign students at pag-aari lamang ng foreign nationals. Dagdag pa ni Yusek Romero, kung ang layunin ay mapabuti ang kwalidad ng edukasyon sa bansa, kaya nating itong gawin. Balita Bayan! Plano naman ng Commission on Election o COMELEC na ipagbawal ang premature campaigning para sa May 2025 midterm elections. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia dahil bilang bahagi ng constitutional duty ng poll body na ipinatupad at pangangasiwaan ng mga batas sa halalan. Binigyan din ng COMELEC Chairman na sa ilalim ng poll automation law, may ituturing lamang na isang kandidato ang sinumang maghain ng certificate of candidacy kapag nagsimula na ang panahon ng kampanya. Gayunman, irerespetuhan niya ng COMELEC sa oras na harangin ito ng Korte Suprema. Matatandaan noong taong 2009, pinagtibay ng Korte Suprema ang probisyon sa kaso ng Peraña versus COMELEC na naging daan upang maalis ang premature campaigning bilang election offense. Balita Bayan! Isinailalim naman sa state of calamity ang Zamboanga City Government dahil sa mababang water level sa water resource o water resources ng lungsod, bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon kay Vice Mayor Pinpin Pareha, inaprubahan na ng Sangguniang Panlungsod ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction Management Council at Zamboanga City Water District na magdeklara ng state of calamity. Kinumpirma naman ni Zamboanga City Water District Public Information Officer Raul Rivera ang critical water level sa Panunsya o sa critical water level sa Pasunan Kadam, kung saan ang level ng tubig sa dam ay bumaba sa 74 na metro na mas mababa kumpara sa normal na antas. Sa ngayon, 51 na mula sa 60 barangay ang naapektuhan na ng dry spell. Balita Bayan! Kinimok naman ng grupong makabayan sa Kamara ang House Committee on Agriculture and Food na magkasa ng imbestigasyon kaugnay sa lawak ng epekto ng panahon ng tagtuyot o El Nino phenomenon sa Pilipinas. Sa pamagitan ng House Resolution 1627 na inihain ng grupo, nakasaad na layon itong makatukoy ng nararapat na lehislasyon o hakbang upang tugunan ang mga problemang dulot ng tagtuyot, lalo na sa mga magsasaka at sa produksyon ng pagkain. Una nang naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na umabot na sa mahigit 1 bilyong pinsala bunsod ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Katumbas naman ito ng halos 18 hektarya ng taniman o 32,844 metrikong toneladang production volume at higit 23,000 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Balita Bayan! Kaugnay ng balitang yan, nakararanas naman ang kakapusan ng tubig ang 6 barangay sa bayan ng Himamaylan, lalawigan ng Negros Occidental. Ito ang kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dulot pa rin ito ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa mga natukoy ay ang mga barangay ng Kabadagyan, Nabalian, Karabalan, Suay, Tuoy, Buena Vista. Bukod sa Negros Occidental, nakararanas din na limitadong supply ng tubig ang Zamboanga City. Sa kabila nito, tinutugunan na ng ahensya ang problema sa kakulangan ng tubig sa mga barangay sa pamagitan ng rationing scheme. Balita Bayan! Naghahanda naman ang mga Cebuano dahil sa kakapusan ng tubig sa ilang lugar sa lalawigan sa gitna ito ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Kinumpirma naman ito ng Metro Cebu Water District dahil unti-unti nang nauubos ang tubig dulot ng tagtuyot. Ayon kay MCWD Production Department Manager Engineer Tommy Gonzalez, apektado na rin ang ilang pinagkukunan ng tubig batay sa datos ng MCWD.
Ang karaniwang produksyon para sa surface water sources ay 3,301,000 cubic meters ng tubig kada araw. Ngunit nitong mga nakarang araw ay bumaba na ito ng 256,000 cubic meters. Dahil dito, git ng MWCD official na may mga lugar sa lalawigan ang walang supply ng tubig sa loob ng 24 oras. Balita Bayan! Samantala, tinawag na fake news ng palasyo ang umuugong na balitang pumanaw na si former First Lady Imelda Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi totoo. Hindi totoo ang kumakalat na balitang wala na ang dating unang ginang. Nabatid na umugong ang balitang sumakabilang buhay ng si Ginang Marcos matapos itong dalhin sa ospital dahil sa pneumonia. Samantala, pagkarating sa Pilipinas mula sa Melbourne, Australia, ay kagad na nagtungo sa ospital si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang bisitahin ang kanyang ina. Balita Bayan! Gumagawa naman ng paraan o hakbang ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng mataas na inflation rate, lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Ito ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualde sa kaugnay sa pagtugon ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng mataas na inflation sa bansa. Sa katunayan, sinabi ni Speaker Romualde sa may inilaang pondo na ang Kamara para sa mga ayuda at relief goods na sa ilalim ng pambansang pondo na nagpapakita na pinangangalagaan ng gobyerno ang mga mamamayan mula sa matinding epekto ng kakulangan sa global supply at pagsisigurong nakahanda ang financial assistance para sa mga nangangailangan. Giit pa ng House Speaker, alam na ng Kamara ang hamon na kinakaharap ng bawat pamilyang Pilipino dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin bunsod ng mabilis na 3.4% na inflation ngayong buwan. Balita Bayan! Samantala, kasado na ngayong araw ang imbestigasyon ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa Bigascam na kinasasangkutan ng National Food Authority on ONFA. Ayon kay Committee Chairman at Quezon Representative Mark Invarga, malinaw ang direktiba ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na walang sasantuhin at walang sisinuhin ang sa kanilang pagsisiyasat. Anya, inatasan sila ni Speaker Romualdez na gawing prioridad ang napaulat na pagbebenta umano ng ilang opisyal at kawani ng NFA ng 75,000 sacks ng bigas sa ilang traders nang walang bidding sa presyong agrabyado o bagsak presyo sa gobyerno. Balita Bayan! Nanawagan naman si Agri-Party List Representative Wilbert Clia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patalsikin na sa pwesto ang mga tiwaling opisyal at empleyado ng National Food Authority o NFA kasunod ito ng umano'y bigascam ng NFA at direktiba ng Office of the Ombudsman na suspindihin ang 139 na kawani ng ahensya na sinasabing sangkot sa katiwalian. Itinuturing ni Representative Lee bilang malaking kasalanan ang paglustay sa supply ng bigas, lalo na't napakamahal ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon. Kaugnay nito, naniniwala ang kongresista na kailangan na ng pagsasaayos sa ahensya upang maibalik ang tiwala ng publiko. Balita Bayan! Samantala, dako muna tayo, labas muna tayo ng himpilan. Pagtatakda ng joint military drills ng Pilipinas at Australia, ihihati ng balitang yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Magiging kritikal ang pagtatakda ng joint military exercises ng Pilipinas at Australia. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito raw ay babatay kasasanya sa magiging sitwasyon sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. May commitment din ng Australia para sa joint military drills sa Pilipinas isang beses kada 2 taon. Pero sinabi ng Presidente na sa gitna ng tumataas na tensyon at banta ng ilang dayuhang puwersa ay bukas
siyang gawin kada taon na ang nasabing pagsasanay. Ayon pa kay Pangulong Marcos, malaki ang pakinabang ng mga Pilipino rito, hindi lamang sa usaping pangdepensa at seguridad, kundi maging sa paghahanda at pagresponde sa mga insidente ng kalamidad sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balita Bayan! Matapos, sa Malacañan, dako naman tayo sa Senado. Mga senador na pumirma na para harangin ang pag-contempt at pag-aresto kay Pastor Kibuloy, umabot na sa 5. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Umabot na ngayon sa 5 ang mga senador na miyembro ng Committee on Women na lumagda na nga dito nga para sa pagharang o pag-reverse sa ginawang pag-contem at pagpaparesto ng Committee on Women kay Pastor Apollo Kibiloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang kay Senator Robin Padilla, bukod sa kanya, lumagda na rin sina Senator Amy Marcos, Cynthia Villar, Bongo at J.V. Ejercito. Tumanggi naman daw Senator Grace Poe na lumagda dahil sa kanyang dahil kinikilala niya ang proseso at kapangyarihan ng committee na ipakontemp ang resource person na tumatangging humarap sa kabila ng pagsabina rito. Bagamat nakalima na ng pirma, sinabi ni Senator Padilla na malaking hamon pa rin para sa kanya na makakuha ng 8 lagda para mabaligtad ang pagkontemp at mapigilan ang pagpaparesto kay Pastor Kibuloy. Sinabi naman ni Senator J. Versito na kaya siya pumirma ay dahil inianunsyo na ni Justice Secretary Crispin Remulla na maghahain na sila ng kaso laban kay Pastor Kibuloy, kaya magiging moot and academic na ang aksyon ng Committee on Women kapag nagrekomenda ito ng pagharap ng kaso laban sa naturang religious leader. May 7 araw, Senator Padilla, para makakalap ng 8 pirma ng mga senador na kasapi ng Committee on Women na susuporta sa pagharang niya sa ginawang pag-contempt kay Pastor Kibuloy. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balita Bayan! Matapos sa Senado, dako naman tayo sa Kamara. Department of Agriculture, aminadong ikinababahala ang bigas cam sa National Food Authority. Ang detalye ng balitang yan, iahatid ni Patrol 11, Tina Dulasco. Ikinalungkot at ikinabahala ng Department of Agriculture o DA ang issue na kinakaharap ngayon ng National Food Authority o NFA ukol sa umunoy bigas cam na nagresulta sa suspensyon ng 139 na opisyal at kawani ng ahensya. Ito ang inamin ni DA Undersecretary Aziz Perez sa pag-arap ng DA sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Committee on Agriculture ngayong araw ng Webes. Partikular na ikinababahala ni Perez ay kung paano magpapatuloy ang operasyon ng ahensya gayong nalalapit na ang panahon ng tag-ani at dama na ang epektong dulot ng El Nino, lalo na tindian niya sapat ang kanilang tauhan sa ground. Sa kabila nito, pagitiyak ng opisyal, magpapatuloy pa rin sa trabaho ang DA at NFA kung anuman ang mayroon ngayon at kaysa nito ang kamera upang malaman ang katotohanan kaugnay sa umano'y anomalya. Ito si Patrol 11, Tina Nulasco, para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Tina Nulasco. Sa iba pang detalye ng balita, kinatigan ni House Committee on Agriculture and Food Chairman at Quezon First District Representative Mark Enverga ang kasunduang nilagdaan ng Pilipinas sa Australia at New Zealand o ang Free Trade Agreement. Ayon kay Representative Enverga, malaki ang pakinabang ng kasunduan sa agriculture and technology trade, lalo na't magaganda ang teknolohiya sa Australia na nais nilang dalhin sa Pilipinas. Inihayag naman ni First Rider Party's Representative Ruge Gutierrez na tanda ng nasabing hakbang na nasa tamang direksyon na ang Pilipinas. Patunay din anya ito na mayroon pa ring trend sa globalization na malaking bagay para sa ikakaunlad ng ekonomiya. Mababati na sa mismo ang Pangulo o si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabing nilagda nila ang Second Protocol sa ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement na inaasahang magbibigay ng magandang oportunidad para sa mga micro, small and medium enterprises. Balita Bayan!
sa Pilipinas, alas 12:24 na magbabalik po ang Balitang Bayan. Balitang Bayan! That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Jiga Manikad po, bilang isang broadcast journalist, nakasanayan ko maging mapanuri. Kahit nasa food supplement ko, bilib ako sa MX3 dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Bukod dyan, cholesterol and fat-free. That goes well with my healthy diet and workout. My seal of quality excellence at gawa sa ISO at GMP certified na planta. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga... FITCAP celebrates 25th year with International Cable Congress and exhibit at the Manila Hotel. FITCAP, the Federation of International Cable TV and Telecommunications Associations of the Philippines, the umbrella organization of more than 500 cable operators and technical managerial personnel, will hold its 25th anniversary International Cable Congress and exhibit at the Fiesta Pavilion Manila Hotel on Thursday, March 7, 2024, to Friday, March 8, 2024. Headed by its national chair, Estrelita Neng Juliano Tamana, and Convention Chair, Cecilia La Madrid D. The Congress brings together the latest in connectivity and telecommunications technology from international and local providers, policy makers, and the nationwide aggregation of cable operators. See you on March 7th and 8th at the Fiesta Pavilion of the Manila Hotel. Bawal o hindi, dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Empleyadong in-extend ng probationary period? Nako, bawal ito. Talagang mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Kaya naman kapag mayroong opportunity, grab agad. Bilang isang newly hired employee, kinakailangang dumaan sa pagiging isang probie o sa probationary period. Proseso ito para i-assess ang performance ng isang empleyado. Pero paano kung after 6 months, sa halip na irregular ka ng employer mo, in-extend ang probationary period mo? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Malinaw na nakasad sa Article 296 ng Labor Code of the Philippines na pinapayagan ng probation upang ma-assess ang isang newly hired na empleyado. Ngunit limitado lamang dapat sa 6 na buwan ang itatagal nito. Ibig sabihin, kapag lumagpas na sa 6 na buwan at patuloy pa rin nagtatrabaho ang empleyado sa kumpanya, automatic na siya ay considered bilang isang regular employee. Sa oras na siya ay ganap ng regular, nararapat lang na magkaroon siya ng karapatan at benepisyo ng isang regular employee. Kung ikaw ay umapila sa iyong employer at kanila itong kinontra, ayon sa Department of Labor and Employment, maaaring dumulog sa pinakamalapit na Dole Regional Office sa inyong lugar para ikaw ay matulungan. Paalala sa mga kumpanya, sumunod sa tamang labor standards ng Dole. I-inform ang empleyado kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya regular at wala pa rin pinipirmahang kontrata. Huwag kang paasa, boss, para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito.
Pilipino si Ferrers kumpirmadong kabilang sa nasawi missile attack ng mga Houthi rebels sa Yemen. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers kung saan kabilang dito ang dalawang hindi pa pinangalan ng Pinoy ng Barbados Flag, Liberian-owned bulk carrier MV True Confidence nang maganap ang insidente sa Gulf of Aden. At para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang balita, at tabayanan nyo lamang po yan dito sa DWIZ at Aliwa Channel 23. Balita Bayan! Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Interagency Collaboration on National Security ng Philippine Navy at Department of Agriculture. Higit na pinaigting ang detalye ng balitang yan. Ihahatid ni Patrol 17, Chopel Peleño. Malugod na tinanggap ng Philippine Navy si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nang mag-courtesy call ito kay Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Layo ng courtesy call na muling tiyak ang commitment ng dalawang opisyal na higit na mapaigting ang kanilang interagency collaboration ukol sa national security. Natalakay din sa pulong nina Vice Admiral Adasi at Secretary Laurel ang kanilang mga ongoing na projects sa ilalim ng Horizon 3 ng Philippine Navy Modernization Program. Bunso nito tiniyak ng DA Chief na isa ring distinguished member ng PN Reserve Force na buo ang suporta ng kanilang ahensya sa leading naval at maritime force ng bansa. Pinasalamatan naman ng Navy Chief ang DA Secretary dahil sa unwavering support hindi lamang sa Philippine Navy kundi maging sa buong hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Chopel Peleño. Sa iba pang balita, formal nang binuksan kaninang alas 8 ng umaga ang 25th anibersaryo ng International Cable Congress and Exhibit sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel. Itinakda ngayong araw na ito hanggang bukas ang nasabing event na inorganisa ng FICTAP o Federation of International Cable TV and Telecommunication Associations of the Philippines sa pangunguna ni National Chairperson Estrelita Neng Holiano Tamano at Convention Chair Cecilia Lamadrid Dia. Layon ng FICTAP exhibit na pagsama-samahin ang latest technology mula sa international at local providers, policymakers at grupo ng mga cable operator. Kabilang ang DWIZ, Home Radio at Aliw Channel 23 sa ilalim ng Aliw Broadcasting Corporation na nasa booth number 19 na makikiisa sa nasabing Silver Anniversary FICTAP event. Pinangungunahan ni na ABC EVP GM Attorney Macnil Rante at Vice President for Business Development Dennis Antinor Jr. ang delegasyon ng Aliwa Broadcasting Corporation sa nasabing FICTAP event. Ang FICTAP ay magsisilbing umbrella organization na nasa mahigit 500 cable operators at technical o managerial personnel. Balita Bayan! Samantala, hindi iimbitahan ng Pilipinas ang International Criminal Court upang imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa nanlalamig ang relasyon nito kay Pangulong Marcos. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat paglalaruan o paglaruan ng soberanya sa ngalan ng politika, dagdag pa ni PBBM na mayroong Philippine National Police at Justice System ng Pilipinas upang mabigyan ng hustisyang libo-libong biktima ng illegal na droga. Gumaganaan niya ang persa ng PNP at hudikatura, kaya't responsibilidad nilang pangalagaan ang nasabing issue. Balita Bayan!
Samantala, magtutulungan sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla para maharang ang pagkontempa at pagpapaaresto ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Quiboloy. At kay Senator Marcos, sisigapin nilang makuha ang lagda ng mayorya ng mga miyembro ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Kaugnay nito, 8 ang kinakailangang pirma mula sa 14 na kasapi ng komite kasama ang ng liderato ng Senado na si ex-officio members. Dagdag pa ni Senador Marcos, lalagda rin si Senador Bong Rebilla at Senator Cynthia Villara bukod sa kanilang dalawa na si Senadora Padilla. Balita Bayan! Tiniyak naman ng Police Regional Office 11 na hindi mag-aatubili ang ahensya na arestuhin si Davao-based Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy sa oras na magbabaan ng direktiba ang Camp Karami ayon kay pro-Davao spokesperson na Police Major Catherine De La Rea. Naghihintay na lamang ng warrant of arrest o anumang legal na utos ang Police Regional Office 11 mula sa National Headquarters bago tuloy ang aksyon na ng kaso ng self-appointed Son of God. Kaugnay nito, nakatakda rin na niyang mag-deploy ng intelligence operatives ang ahensya sa oras na naglabas ng legal order ang mataas na himpilan. Balita Bayan! Samantala, suportado ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ang pagpapasok ng foreign investment sa technical vocational schools sa panayam ng DWIZ. Binigyan diin ni Senador Gatchalian na pabora sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas ang pagbubukas ng tertiary education at technical vocational school. Kaugnay nito, isinusulong din ng mambabatas ang pagpapalakas ng wikang Ingles sa bansa. Yan naman ang dapat natin pagmalaki na bilingual tayo by nature. Ang Pinoy, pinanganak, marunong na mag-Tagalog at marunong na mag-English. Yan ang dapat nating palakasin pa. Kaya nga, doon sa usapin ng Chacha, nakikita ko na pabor sa atin buksan ang tertiary education, college at tech book. Dahil magaling tayong mag-English. Pag dito pumunta yung mga research universities at gamitin yung ating talento at galing sa English, marami tayong matutulungan at aangat yung ating bansa. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Balita Bayan! Isinusulong naman ng Senate Committee on Basic Education na mabigyan ng sertipiko ng Technical Education and Skills Development Authority ang mga bagong batch ng K-12 graduates ngayong school year 2024 hanggang 2025. Ito ang inihayaga ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education sa Kapihan sa Maynila Bay Forum. Ayon kay Senador Gatchalian, kaya pa itong maihabol dahil may nakalaang 500 million pesos na pondo para i-certify ang bago o nantesda ang mga bagong senior high graduates na sa susunod na school year. Nilinaw naman ng mambabatas na libre na rin ang NC1 at NC2 sa mga senior high school sa oras na makukuha rin sa TESDA. Balita Bayan! Naghain naman ng reklamo ang Association of Higher Education Institute ng Region 12 laban sa Commission on Higher Education kaugnay sa hindi pagbabayad ng mga scholarship. Nabatid na ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ay nasa ilalim ng Republic Act 10931 na tinitiyak na ang lahat ay karapat dapat na mabigyan o magkaroon ng sapat at pantay-pantay na edukasyon. Dahil dito, humirit si Northern Summer Representative Paula Daza ng audit para sa 10.3 billion pesos na pondo na nakalaan para sa libreng tuition at libreng o living allowance ng libo-libong mahihirap na estudyante sa kolehiyo na naka-enroll sa mga state university and college at private higher educational institutions. Balita Bayan!
Iniimbestigahan na ng Department of Education o DepEd ang sinasabing paniningil ng 30,000 piso sa ilang guro sa Palawan na nagdanais na lumipat ng destino. Binigyan din ni DepEd spokesman at Undersecretary Michael Poa na ilegal ang naturang aktibidad at inaalam pa ng ahensya ang mga detalye tungkol rito o kaugnay rito. Kaugnay nito, inihayag pa ni Undersecretary Poa na binabantayan na rin ng DepEd kung may mga kahalintulad na reklamo sa iba pang bahagi ng bansa. Kasunod nito, hinimok ng DepEd official ang mga guro na magsumbong sa tanggapan ng ahensya sa oras na makaranas ng ganitong uri ng aktibidad. Balita Bayan! Kwenesyo naman ng grupong National Federation of Hog Farmers Incorporated ang pagmahal ng presyong karneng baboy ayon kay NFHFI President Chester Warren Tan. Ito'y dahil walang paggalaw sa farm gate price ng nabanggit na produkto. Dagdag pa ni Tan, sinisiyasat na nila ang dahilan ng pagmahal ng presyo ng baboy. Sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture, nasa 290 pesos hangang 370 pesos ang presyo ng kada kilo ng kasim, habang umaabot naman sa 340 pesos hanggang 420 pesos ang isang kilo ng liyempo. Balita Bayan! Patok naman ngayon sa mga mamimili, partikular sa Marikina City, public market ang pagbili ng frozen meat. Ito'y sa kabila ng patuloy na pagsirit ng presyo ng sariwang karne ng baboy. Aabot sa 100 piso at na ang diferensya sa presyo ng frozen meat at sariwang karne. Kung ang sariwang kasi may nagkakahalaga ng 330 pesos kada kilo, 240 pesos naman ang kada kilo ng frozen nito. Habang ang liyempo na nasa 370 pesos kada kilo na nagkakahalaga na lamang ay ng 270 pesos kapag frozen na. Nabatid ng kalimitang namimili ng frozen meat ay ang may-ari ng karinderya na mas malaki ang kanilang natitipid. Balita Bayan! Samantala, sa latest mula sa Filipino Mirror, 77% ng tapos ang phase 1 ng Light Rail Transit o LRT1 Cavite Extension sa pahayag na inilabas ng Light Rail Manila Corporation. Malapit nang matapos ang 5 bagong train station. Ito ang mga Redemptoris Station, MIA Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Nagsasagawa na rin ng mga test run ang LRMC sa LRT1 trains. At upang matiyak ang compatibility at kahandaan nito para sa mga operasyon, oras na matapos ang LRT1 Cavite Extension Phase 1, inaasahang magkoconnecta ito sa Baclaran Station sa Pasay City, sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Inaasahan ding mapapabilis nito ang biyahe ng mga commuter at makakapagbigay ito ng serbisyo sa mahigit kalahating milyong pasahero araw-araw. Balita Bayan! Good news para sa mga bumabiyahe dyan. Magbibigay ng libreng sakay ang Light Rail Transit 2 para sa mga pasaherong babae. Ayon sa LRT2, ito'y bilang bahagi ng pakikisa nila sa pagdiriwang ng Women's Day bukas Marso 8. Na makakapag-avail ng libreng sakay ang mga kababaihan mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Habang magsisimula rin ang pangalawang bugso ng libreng sakay pagsapit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa nasabing araw. Balita Bayan! Labas muna tayo ng himpilan!
Posibleng pagpasok ng Australia sa ASEAN, suportado ni Pangulong Marcos. Ang detalye ng balitang yan, yahati ni Patrol 13, Gilbert Perez. Nagpahayag na matinding suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang hakbang para maisali ang Australia bilang miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Sinabi ng Pangulo na wala siya nakikita masama rito, lalo pat matagal na rin namang nagpapakita ng pagiging aktibo ng Australia sa ASEAN. Ayon sa Pangulo, welcome ang Australia sa pagsali sa nasabing regional bloc. Kabilang sa 10 mga bansang kasapin ng ASEAN ay ang Indonesia, Malaysia, Cambodia, Singapore, Thailand, Brunei, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar at Pilipinas. Nakapending naman ang full membership ng Timor-Leste bilang 11th miyembro ng nasabing regional bloc. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. GWIC Patrol Report. Maraming salamat, Gilbert Perez. Samantala, oras, alas 12:45 na, magbabalik po ang Balitang Bayan. Balitang Bayan. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3, tested and proven. Jiggy Manikat po, I live by truth and integrity. Tiwala ako sa MX3 capsule dahil ito ay may clinical trial published in the Journal of Aging Research and Clinical Practice. Negatibo sa E. coli at Salmonella bacteria, may physical at chemical analysis mula sa ISO at GMP certified na planta. Tiwala ako na ang MX3 capsule ay tunay natural at original. Halagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. DWIC. The most fulfilling thing about teaching is when I get reassurance from the kids that they are learning something and that they're enjoying learning. I feel like I did my job. Hola a todos! I am Thea Munhi, 25 years old, working here in Spain as an English assistant, and this is my MX3 story. How long have you been here in Spain, Thea? I've been here for since September 2022. I am here in Spain as an English assistant, so I handle kids from kinder po until high school. Tinutulungan ko po sila with their English. I don't see myself working in a corporate job, and passion ko po talaga is being an educational setting and being with kids. I really enjoy it and I like what I'm doing. So twice a week, I have two different schools, 2 days in one school and then 2 days in a different school. And MX3 helps me sustain my energy throughout the day because sometimes I need to commute going to work and sometimes I have to walk a lot. So it really helps me keep my energy all throughout the day. Especially with yung mga younger kids. Syempre, wala pa sila masyadong alam how to cover their mouth when they're sneezing or coughing. But ayun, MX3 really helps me protect my immune system and strengthen my immune system. Most users of MX3 are ages 35 and 55. So, why choose MX3 as a Gen Z? So, as a Gen Z po kasi, syempre, I want to prevent getting sick. There are a lot of things that I want to do. I want to keep active. And MX3 has been good help for me because before I've tried other products as well. But MX3 really stood out for me because it has a lot of antioxidants, a lot of anti-inflammatories, and it really helps me keep going throughout the day by staying healthy and, you know, being at my best all the time. Grabe yung courage mo, no? Moving here, yes. Alone by yourself. Mm-hmm. I was reminded of 2 Timothy 1:7, yes. That God has not given us the spirit of fear, yes. But the spirit of love, power, and sound mind. Right. And I know God has given you that, the courage.
I wanted to challenge myself to move somewhere na ma-challenge ako in a good way where I will be able to grow in my profession and also as a person. So I'm looking forward to exploring the world, exploring more about myself, you know, getting to know myself better in a different way by being independent here. And, you know, I'm just excited for what's to come because I don't know exactly what's to come, which makes it more exciting. Thank you so much. Be an extraordinary with MX3. Babalik po ang Balitang Bayan. Sa ngalan pa rin ni Drew Nacino, ako po si Jen Patrolia. Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Hustisya para sa mga victim survivor ng umano'y pang-aabuso ni Pastor Kibuloy. Isinusulong ni Senador Honteveros sa paggunita ng International Women's Day. Ang detalye ng balitang yan, iyahatid ni Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Sa harap ng pagunita ng International Women's Day bukas, nanawagan Senator Risa Hontiveros ng hustisya para sa mga victim survivors ng umano'y pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kinakailangan labanan ng mga kababaihang tumestigo laban kay Kibuloy ang kanilang kahihiyan at takot para maihayag sa publiko ang katotohanan at makamit nga ang hustisya at matagpuan ang kapayapaan. Sa pagdiriwang anya ng araw ng mga kababaihan ay dapat matiyak ang bibigay ng hustisya sa bawat babaeng paulit-ulit na inaabuso ng taong minsan ay tiningala nila. Tinukoy ni Hontiveros na hindi lang mga minor de edad sa Pilipinas ang di umano'y pinagsamantalahan ng pastor, kundi pati ang mga dayuhan tulad ng mga Ukrainian women na pinangakuan daw na maganda at mapayapang buhay sa Davao. Nababahala naman ang senadora na nagpapatuloy pa rin ang mga pang-aabuso ni Kibuloy sa mga pastoral na naiwan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC!
Patrol Report! Maraming salamat Patrol 19 na Celly Ortega Bueno. Sa iba pang detalye ng balita, pinalawig ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang nasunugan sa Sangalia, Zamboanga City, abot sa mahigit 125,379 pesos na halaga ng food and non-food items ang naipamahagi sa mahigit 30 pamilya sa nabanggit na lalawigan. Layon nito na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya, partikular na ang financial assistance, hygiene kits, sleeping kits at kitchen kits sa panahon ng pangangailangan. Tiniyak naman ng departamento na mananatili ang pagpapabot ng suporta sa mga apektadong pamilya sa gitna ng kalamidad. Balita Bayan! Sa iba pang balita, maglulunsad ng hotline number ang Department of the Interior and Local Government at Bureau of Fire Protection na maaaring tawagan ng mga residente ng National Capital Region na nais mag-inspeksyon ng mga electrical connection sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang pagsiklap ng mga sunog. Ito'y dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng mga insidente ng sunog sa bansa. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, naniniwala siyang malaki ang maitutulong ng pagpapalawak ng serbisyo ng BFP upang mapababa ang insidente ng mga sunog na nagsimula sa mga napabayaang home appliances. Nabatid na higit 3,000 sunog na ang naitala ng BFP sa buong bansa mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Balita Bayan! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Mahigit 10,000 mga magsasaka ang nagsagawa ng rally matapos na harasin ng mga pulisa dahil sa sinasabing pagbili ng mababang presyo ng import na bigas sa Poland. Batay sa ulat, nagtipon-tipon sa opisina ng punong ministro ang mga magsasaka sa Poland. Nagsunog ng mga gulong at naghahagis ng mga paputok habang hinihiling nilang itigil ang murang pag-import at mga regulasyon sa kapaligiran na sinasabi nilang makakapinsala sa kanilang kabuhayan. Samantala, matapos ang nasabing pagprotesta o protesta, nakatakdang magpulong sa Sabado ang Polish Prime Minister ng Poland na si Donald Tusk at mga leader ng mga magsasaka. Balita Bayan! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Inalis na ng TNT ang big man na sina Carl Brian Cruz at Mike Tolomia, habang pinakawala naman ng Northport sina Prince Caperal at MJ Ayay sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup. Ito ang kinumpirma ng manager team na si Jojo Lastimosa, kung saan meron ng kontrata na naka-line up ang koponen. Nabatid na si Cruz ay isang dating manlalaro ng Gilas at bahagi ng 2016 special draft at napabilang siya sa grupo ng TNT noong 2021. Habang si Tolomia ay pinapirma ng TNT sa isang one conference deal sa Commissioner's Cup para palakasin ang naubos na backcourt ng team. Balita Bayan! Ito na ang latest bagong-bago. Fresh na fresh! DWIZ Showbiz News! Ikinalungkot ni Uncobbable Star Vice Ganda ang bigla ang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Nagsimulang lumabas ang ulat tungkol sa pagyao ng batikang actress noong Linggo ng gabi, Marso 3, na kinumpirma naman ng kanyang management. Ayon kay Vice Ganda, inabin nito na may inihain siyang pelikula. Sa Star Cinema para sa kanila ni Jacqueline. Anya, ang gusto niyang eksena kasama si Jacqueline ay mag-ina sila sa project dahil kitang-kita niya kung paano maging isang ina ang batikang at aktres. Matatanda, nagkasama na ang dalawa sa pelikulang Fantastica noong 2018 at gumanap doon si Jacqueline bilang perfecta na ina ng karakter ni Vice Ganda na si Bella. Balita Bayan!
At dito na lamang po nagtatapos sa ang Balitang Bayan. Sa ngalan ni Drew Nacino, ako po si Jen Patrolia. At susunod na at sa ngalan ni Drew Nacino, ako po si Jen Patrolia. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang programa ng DWIZ Network News Team kasama si Angelo Baino at Kim Gomez. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DW at MV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nacino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Ito na ang makabagong paraan ng pagbibigay ng impormasyon. Ito na ang makabagong paraan para ibigay ang ibang anggulo. Ito na ang makabago at mabilisang paraan ng pagbibigay ng opinyon. Kakaiba at nakasabay sa panahon mula sa mga nagbibigay ng tamang balita at tamang impormasyon. Ipinagmamalaking ibalik ng Aliw Broadcasting Corporation ang Siyasat. DWIZ Investigative Reports. Panoorin, pakinggan at i-follow ng live DWIZ AM Metro at Mega Manila. DWIZ Noobs FM Regional Stations, Radyo Ronda AM Network. At watch it live sa Free TV Aliw Channel 23. At lahat ng reports nakapost online DWIZ News Facebook, YouTube at DWIZ TikTok accounts. Siyasat DWIZ Investigative Reports. Ibabalita ang tama. Ipaglilingkod ang tama. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee. DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee. Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee. Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee. Aliw Channel 23 at Best Public Service Radio Host Awardee. Bragi Braganza, pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan.
DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan, kasama sina Angelo Baiño at Maine Barreto, naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Network News. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ihahatid namin ang pinaka-latest na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa dito sa DWIZ Network News. Kami ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Angelo Baiño. At sa ngalan po ni Maine Barreto, ako po si Kim Gomez. DWIZ Network News. At para sa ating headlines, 3 katao patay sa banggaan sa ng 2 motorsiklo. DWIZ Network News. Barangay Kagawad sinaksak ng kanyang kabarangay sa Legazpi City. Patay, suspek, inakalang magpapalista lamang sa tupad. DWIZ Network News. At babae tinoyo, nagpanggap na na-rape para pansinin ng jowa. DWIZ Network News. 2 milyong piso na cash, mga alahas na 5 sa isang mall sa Zamboanga. Mga kawatan, lumusot sa manhole. DWIZ Network News. At sa detalye ng mga balita, patay ang 3 individual sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Barangay San Pedro sa bayan ng Erosin sa Sorsogon. Ayon pa sa pulisya, babae ang rider ng isang motorsiklo na may angkas din na 2 pang babae na pawang nakainom. At papauwi na sana nang makasal po kanila ang motorsiklo na minamaneho ng 21 anyos na lalaking rider. Dahil sa impact ng banggaan, nasawi ang 2 rider at ang isang babaeng angkas. DWIZ Network News. Samantala, binawian ng buhay ang isang motorcycle rider din habang sugatan ng angkas nito matapos mabangga ang kanilang motorsiklo sa sementadong road barrier sa Barangay Giwang, Alcoy, Cebu. Kinilala ang mga biktima na sina Tertuliano Bergantina, 66 anyos, dating seafarer, at sa ang kanyang asawa nito na si Nympha Bergantina, 60 anyos, isang guro. Ayon sa Alcoy Municipal Police, pauwi na ang kanilang bahay ang mag-asawa nang maganap ang aksidente. Hindi natansya ni Tertuliano ang minamanehong motor nang marating na ang pababang kurba ng Barangay Giwang at nawalan ito ng kontrol na nagresulta sa pagkahulog ng mag-asawa sa bangina. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mag-asawa. Sa kabila ng agarang pagresponde ng otoridad, binawian ng buhay si ang dating seafarer. Samantala, nananatiling nasa ospital ang asawa nito na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. DWIZ Network News. Samantala, lalaking lasyeng patay matapos malunod ng mahulog sa tulay sa Bulusan, Sorsogon. Hindi na nakauwi sa kanilang bahay ang isang 44 anyos na lalaki matapos itong malunod ng mahulog sa tulay sa Barangay Sapngana, Bulusan, Sorsogon. Ayon sa otoridad, galing sa inuman sa kabilang barangay ang lalaki nang mahulog umano ito sa tulay dahil sa kalasingan habang papauwi. Posibleng hindi na ito nakabangon pa at tuluyang nalunod sa sapa. Yan ang DWIZ Network News. kaya pagkalasing kailangan may kasama ka. Para na wala pa rin hindi lango sa alak. Wag mo na alis sa inuman na agad-agad. Yes. Upo muna, magpahinga, magpahulas, magkape ng barako. Yeah. Para gising na gising. Nagtanong ka ba? Gising. Samantala, batay
patay ang isang 29 anyos na motorcycle rider matapos sumalpok sa dump truck ang sinasakyang motorsiklo nito sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Kinilala ang motorcycle rider na si Randelo Tayo. Ayon sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office o LCPO, bago ang insidente, nakaranas ng engine failure ang dump truck at nakaparada sa kalsada patungong Marcelo Fernand Bridge ng nasabing lungsod. Gayunpaman, hindi napansin ng biktima ang dump truck at aksidenteng bumangga ang kanyang motorsiklo sa likod ng truck. Dahil sa sobrang lakas ng impact, nagtamo ng matinding pinsala si Tayo at agad na dinala sa ospital. Ngunit idineklarang dead on arrival ng mga sumuring doktor. Samantala, nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng dump truck na si Bitchel Contemplado at naharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. DWIZ Network News. Diba, kapag engine failure lang naman is yung makina, kapag hindi napindot ng driver ng truck yung signal na warning signal. Human, isa din ang human error siguro sa dahilan ng accident niya. Kaya mag-ingat lagi sa pagmamaneho yan. At matala ito, partner. Police hinimatay sa suntok. Isang suspect patay matapos tumalon sa bintana. Ito na nga, patay nga ang isang babaeng suspect matapos tumalon sa bintana habang isinasagawa ng drug bypass operation sa Barangay 3A, Davao City. Ayon sa Baliok Police Station na nanlaban umano ang mga suspect habang isinasagawa ang drug bypass at nawalan pa ng malay ang isa sa mga pulis matapos tinamaan ng suntok sa panga. Talagang mukhang malakas ang natanggap siguro niya. Siguro malamani Pacquiao tong nanuntok na to. Arestado si Faisal Ampilani habang ang nahulog sa bintana na kinilala lamang na si alias Inda. Nakuha mula sa mga suspek ang ilang pakete ng pinaniniwalaang shabu at naharap na ngayon sa kaso si Ampilani. Samantala, patay rin ang isang tricycle driver matapos pagsasasaksakin ng kapwa driver sa Lipa City, Batangas. Kaya nga kinilala ang biktima na si Antonio Gakusan, 54 anyos. Sa investigasyon, huminto si Gakusan sa isang vending machine para kumuha ng isang tasa ng kape. Matapos ihatid ang mga pasahero nitong estudyante sa isang paaralan. Nang bigla na lang inundayan ng saksak ng suspect si Gakusan. Mabilis na tumakas ang suspect sakay ng kanyang tricycle. Dala umano ang ginamit sa pananaksak. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng mga pulis para mahuli ang suspect. DWIZ Network News. Samantala, Barangay Kagawad. Sinaksak, patay, Barangay Kagawad, sinaksak, patay ng, dead on arrival. Dead on arrival sa ospital ang isang barangay Kagawad ng Barangay Sabang sa lungsod ng Legazpi matapos nasaksakin ito ng kanyang sariling kabarangay. Kinilala ng pulisya ang nasawing biktima na si Noel Vargas habang ang suspect naman ay kinilalang si Roderick Barota. Ayon sa report, posibleng dahilan ng krimen ay ang paghingi ng tulong ng suspect sa Kagawad kaugnay sa nakaalita nito subalit di umano ito ay pinansin. O tinulungan ng Kagawad. Pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at inakalang magpapalista lamang ito sa tupad. Subalit may bit-bit na pala itong isang kutsilyo at dito na niya ginawa ang pananaksak. Mabilis namang nahuli ang suspect matapos ang insidente at naharap ito sa kasong murder. DWIZ Network News. Sugatan ng isang 29 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa Barangay Pag-asa San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa otoridad, minamaneho ng biktima ang sasakyan nito ng paputukan ng tatlong hindi pa nakikilalang lalaki sakay ng dalawang motorsiklo na agad tumakas matapos ang pamamarila. Mag-isa sa sasakyan ang biktima na nakilala lamang sa pangalang Joseph ng tambangan ito. Agad namang isinugod sa ospital na ang biktima kung saan siya ay kasalukuyan nagpapagaling.
Samantala, ayon sa mga saksi na nakarinig sila ng tatlong putok ng baril, ngunit isang basyo lamang ng bala ang nakita ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa pamamaril. DWIZ Network News. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ang nakasalubong nitong kabayo sa Matanao, Davao del Sur. Kawawa naman yung kabayo. Kinilala ng otoridad ang suspek na si Arnel Pinlingi. Ayon sa Police Regional Office Davao Region, nabuntunan ng galit ng lasing na suspek ang hayop. Grabe. Matapos makapagtalo sa kainuman nito. Dahil sa galit, sinuntok umano nito ang hayop at napatay ni Lingi ang kabayo matapos sa pagsasaksakin gamit ang kutsilyong dala nito. Namatay ang kabayo sa mga natamo nitong sugat. Naharap si Lingi sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8485 na kilala bilang Animal Welfare Act. Bukod pa rito, maharap din siya sa kaso sa ilalim ng RA 9165 o Dangerous Drugs Act matapos mahulihan ng marijuana. Grabe talaga, nagagawa ng alak, no? Hindi na alam kung sino ang nakikita. Oo, akala niya siguro ano. Gusto kaaway niya sigurong gawing tapa, tinaksak. Patay tayo. Nabuhay ulit. Nagpaparamdam yung kabayo, lagot ka. Nako. Mumultuhin ka niyan. Samantala, nasamsam ng otoridad ang humigit kumulang na 136,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa isinagawang anti-drug operation sa isang individual sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Sinabi o hindi nilabas ng PRO Zamboanga Peninsula ang pagkakakilanlan ng naarestong suspect maliban sa pagsasabi nito na nasa 30 years old na lalaki. Nakumpiska mula sa suspect ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa dalawang heat sealed transparent plastic sachet na nagkakahalaga ng 136 pesos o 136,000 pesos at 1,000 pesos na marked money. Nakakulong na ang naarestong suspect sa police station ng Pagadian City at naharap sa kaukulang kaso. Natuntun ng mga pulis ang isang wanted person mula pa 2015 dahil sa kasong panggagahasa sa Iligan City. Ayon sa Zamboanga, Sibugay Provincial Office, Police Office at ng Police Regional Office 9, ang 44 anyos na si Edmundo Balala ay natagpuan sa tulong ng mga impormante sa sitio Carbon sa Barangay San Isidro ng nasabing lungsod. Hindi na pumalag si Magsayo ng pakitaan ng warrant of arrest para sa kasong rape. Nasa kustodiya na ng mga pulis sa Iligan City ang suspect. DWIZ Network News. Ito partner, lubos-lubos ang paghingi ng tawad ng isang babae sa mga pulis. Ito ay matapos gumawa ng kwento. Yes, gumawa ng kwento at magpanggap na pinagsamantalahan ito ng tatlong kalalakihan sa Puerto Princesa City. Bunsod nito, nagsagawa ng investigasyon ang Police Station 2 para mahanap ang mga suspek. Kalaunan ay umamin si alias Gemma, 21 anyos, na gawa-gawa lang niya ito. Nako, namirwisyo pa yes. Si baby girl. Ito naman ang rason niya. Anong rason niya? At sinabing kulang umano sa atensyon ng nabibigay ng kanyang kasintahan. Baka naman may dahilan. Kaya nga, siguro. Kaya siya gumawa ng kwento upang subukan kung mahal pa siya nito. Naku, desperada. Huwag ganun. Uy, grabe naman. Baka naman nagtatrabaho ng tama yung lalaki tapos lulukohin niya, di ba? Baka kulang lang kayo ng usap. May naririnig ako, nagre-react. May sumisigaw doon. No? Tama ba yun? Tama ba na gano? Para, sige nga, silip ka nga dyan. Tama ba yun? Para makuha yung attention ng lalaki. Oh, hindi daw. Nako! Mali yun, baby girl. Nako. ito naman ang payo ng police station. Nagbabala naman ng mga police na maaaring maharap sa reklamo ang mga taong gumagawa ng kwento. Yeah. DWIZ Network News. Kulang lang yan sa kiss. Sabay hug. Yes. Yeah. Sana Sana all. Ito partner, 2 million pesos cash at mga alahas nilima sa isang mall sa Zamboanga
Natangay na mga magnanakaw ang 2 milyong pisong halaga ng pera at alahas mula sa isang mall sa Zamboanga City. Ayon sa investigasyon, 3 lalaki ang pumasok sa Yubenco Mall manhole. Sa manhole ito pumasok, ha? Oo. Patungo sa drainage system ng establishmento. Dumiretso ang mga suspek sa supermarket at naglagay ng langis malapit sa entrance at exit para maantala ang mga security personnel sakaling ma-alerto sila sa kanilang presensya. Grabe noon, pinag-isipan talaga. Creative itong mga to, ha. Sinira nila ang padlock ng roll-up steel door na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa bahagi ng mall kung saan na matatagpuan ang mga tindahan. Pinasok ng mga suspek ang 3 tindahan ng alas at winasak at sabay kinuha ang pera sa mga ATM machine. Pinag-aaralan na ang footages mula sa mga surveillance camera upang makilala ang mga suspek. Samantala, patay ang isang 9 na taong gulang na babae matapos gahasain, sakalin at bugbugin ng kapitbahay sa Guagua, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, nahagip ng CCTV footage ang paglabas ng bata sa bahay ng kanyang tiyahin upang pumunta sa kanyang mga magulang para manghingi ng baon. Nakitang pumasok ang bata sa iskinita ng may tumawag sa kanya at doon na nangyari ang pangahalay sa biktima. Dagdag pa ng mga otoridad na pag-alaman na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang suspek. Matapos itong inspeksyonin ng pulisya ang bahay nito at nakita ang mga gamit na ginamit sa peripernalia. Aminado naman ang suspect na gumamit ito ng illegal na droga. Ngunit itinanggi nito ang nangyaring krimen. Nabatid na ang suspect ay kapitbahay pala ng biktima. Agad namang dinala sa kustodiya ang salarin at naharap sa kasong rape at murder. Ito parto samantala, dakuhan muna natin ang balita sa probinsya. Ito, top 7 most wanted person sa kasong panggagahasa, arestado sa Davao Oriental. Ang detalye ng balita mula kay Mia Escobilla dyan sa 98.7 DWIC News FM, Southeastern Mindanao. Balikan natin ang balitang yan ni Mia. Samantala, partner, patay ang 19 na taong gulang na volunteer social worker matapos pagbabarilin dahil sa utang. Ito, partner, ito yung topic natin kapon doon sa pera-pera lang yan, ha, na bagong programa natin. Yes. Abangan nyo po sa... Kailan nga ipapalabas yan? Sa Sunday. Anong oras? Tingnan natin. Siguro yan, alam mo, sa banda po alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Maririnig nyo yung mga yung pluggings namin dyan. Yes. Pero balik tayo dito. Kwento ng ina ng biktima, tumakbo sa loob ng bahay ang kanyang anak nang may narinig siyang sumabog na inakala niyang mula sa kanilang TV. Dito na niya nakita na duguan ang kanyang anak. Sinubukan pang umalis ng mag-ina sa kanilang bahay, ngunit nakabang pala ang suspect. Kung saan pinagbabaril na ang biktima sa harap mismo ng kanyang ina. Naaresto naman ang suspect sa isang follow-up operation kung saan nadiskubring dati ng nakakulong o dati ng nakulong ito sa kasong may kaugnayan din o may kaugnayan sa illegal na droga. Ayon kay Police Major Volmark Funelas, hepe ng Caloocan Police Substation 10, may kinalaman sa pera ang nangyaring krimen kung saan kalahati lamang ang nabayarang utang ng pamilya ng biktima. Itinanggi naman ng suspect ang pamamaril at iginit pa ng pamilya ng biktima na mayroon pang ibang sangkot sa krimen. Samantala, balikan natin si Mia Karen Escobilla mula sa DWIZ 98.7 News FM, Southeastern Mindanao. Top 7 na most wanted person sa kasong panggagahasa, arestado sa Davao Oriental. Mia, magandang hapon! Yes, arestado ng mga tauhan ng Baganga Municipal Police Station ang top 7 most wanted person sa regional level sa barangay Salingkomo at Baganga, Davao Oriental. Kinilala ni Sirelo Solanya III, acting chief
of Police na Baganga Municipal Police Station ang suspect na si alias Miguel, 19 anyos, residente ng Puruk West, Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental. Nadakip ang suspect mula sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape na inisu ng Regional Trial Court 11 Branch 7 sa Baganga, Davao Oriental, kung saan walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kalayaan. Sa ngayon, Himas Rehas ang suspect sa Baganga Municipal Police Station. Mula dito sa 98.7 DWIZ South Eastern Mindanao, ito po si Mia Escovilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat, Mia. Samantala, babae arestado sa kasong murder sa lalawigan ng Masbate. Ang detalye ng balita mula sa 92.3 DWIZ News FM, South Luzon, Legazpi. Mula dyan kay Deben Angelo Maristella. Deben? Arestado ang isang 24 anyos na babaeng residente ng Barangay Salvacion, bayan ng San Fernando sa lalawigan ng Masbate kahapon, Marso 6 ng kasalukuyang taon. Ang suspect na aresto ng San Fernando Municipal Police Station sa pangungunan ni Police Corporal Bienvenido Tuol sa bisa ng inilatag na warrant of arrest para sa 2 counts ng murder na may inirekomendang piyansang aabot sa 240,000 pesos. Samantala, nasa kustudiya na ng San Fernando MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Mula sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon, Deben Maristella, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Sa aming pagbabalik, abangan pa mga balita mula sa probinsya dito sa DWIZ Network News. Oras, DWIZ Network News. Oras, 1:25 ng hapon. DWIZ Network News. Ako si Maribeth Yara, 52 years old from Palawan. I'm a pastor's wife. Life mission na naming mag-asawa ang magbahagi ng salita ng Diyos. And our vehicle to spread the word of God, MX3 Capsule. 8 years na naming ginagamit ang MX3 Capsule, kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. Umulan man o umaraw, tuloy kaming mag-asawa sa aming life mission. Because we have God's guidance and MX3 Capsule by our side. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX-traordinary with MX3. Bingo sa saya at nasa panalo. Bingo at panalo dito sa Bingo Plus. Invited ka sa jackpot, baka panalo ka. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Kaya mag-Bingo Plus, Plus, Bingo Plus, Plus, Plus ka na. Bingo sa saya at nasa panalo. Bingo at panalo dito sa Bingo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Bingo sa saya. Plus, sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus, sa panalo. DWIZ. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa sa February 26 na, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang maligo bago matulog? Yung tipong humihiga ka sa kama ng basa ang buhok mo. Alam mo bang may sabi-sabi na kapag natulog ka daw ng basa ang buhok, posible ka daw mabulag? Tara, let's prove it! Ayon sa beautyhub.ph, walang correlation ng basang buhok sa pagkabulag. Dagdag pa sa circulatingnow.com na ang pagkabulag ay maaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga genetic na kondisyon, impeksyon, pinsala at malalang sakit. Samantala, maaari pa ding sumakit ang ulo ng isang tao at mabasa ang unan kapag natulog ng basa ang buhok. Kaya naman, walang katotohanan ang sabi-sabi. Ngunit, mas maganda pa ding matulog ng tuyo ang buhok para hindi ito ma-damage.
magbabalik ang DWIZ Network News. Tuloy natin ang balita mula sa mga probinsya. Isang empleyado ng gobyerno arestado sa kasong 2 counts of lascivious conduct sa Pangasinan. Ang detalye ng balita mula kay Susan Yadaw dyan sa 89.3 DWIZ News FM, Northern Luzon. Arestado ang isang 30-anyos na lalaki dahil sa kasong 2 counts of lascivious conduct sa Barangay Poblacion, Bimalay, kahapon Marso 6, alas 10 ng umaga. Ayon sa tala ng PNP, ang suspect ay isang empleyado ng gobyerno, walang asawa at residente na Bimalay, Pangasinan. Isinilbi ng mga elemento ng Bimalay Police Station ang warrant of arrest na pirmado ni Lingayen FJR Branch 14, Presiding Judge Avelina Jimenez Villegas Rosario para sa 2 bilang ng lascivious conduct under Republic Act 7610 na may petsang January 29, 2024. May inirekomendang 200,000 pesos na piyansa bawat isa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang suspect ay dinala sa Bimalay Police Station para sa proper documentation. Mula sa 89.3 DWIZ News FM Northern Luzon, ito si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, lalaking tulak ng droga arestado sa Masbate. Detalye ng balita manggagaling kay Julian Lorenzana mula sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon, Legazpi. Timbog ang 38-anyos na lalaking residente ng Barangay Ambolong, Aroroy, Masbate kahapon, Marso 6 ng kasalukuyang taon. Ang suspect, naaresto ng Aroroy Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Senior Master Sergeant Nestor Campo Jr. sa bisa ng inilatag na warrant of arrest ni Honorable Mary Flor Tabige Lugarta sa kasong violation of Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Samantala, nasa kustudiya na ng Aroroy MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Mula sa DWIZ News FM South Luzon, Jerlyn Lorenzana, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, 2 milyong halaga ng shabu nasa kote ng mga otoridad sa lungsod ng Naga. Ang detalye ng balita mula kay Richard Cecilio ng 95.1 DWIZ News FM, South Luzon. Umabot ng 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasa kote ng mga otoridad sa lungsod ng Naga. Ang insidente nangyari alas 4:48 ng hapon kahapon sa Zone 6, Maharlika Highway, Concepcion, Pequeña, Naga City. Nagsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 kasama ang kapulisan ng Station 2 NCPO Naga City. Sa pakikipag-ugnayan naman ng PDEA Regional Office 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na isang lalaki na residente ng Paru-Paru Street, Talipapa, Pinagbuhatan, Pasig City. Matapos makabili ang posture buyer sa suspect ng isang piraso ng Naptai Transparent Plastic Sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu bilang bypass item na tumitimbang na more or less 50 grams sa halagang 200,000 piso gamit ang isang pirasong genuine 500 peso bill kasama ang budol money. Sa sling bag na suot ng suspect na recover ang mga sumusunod: 3 piraso ng Naptai Transparent Plastic Sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, may bigat na more or less 250 grams, 2 bundle ng budol money, sa ibabaw na may 1 piraso na genuine 500 peso bill bilang mark money, 3 wallet na naglalaman ng ID ng suspect, lahat ay tumitimbang ng more or less 300 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 2,040,000 pesos. Ang aktwal na pagmamarka at inventaryo ay ginawa sa lugar ng transaksyon sa presensya ng mga testigo at ang narestong suspect. Ito ay agad na dinala sa Station 2 Naga City Police Office para sa dokumentasyon habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mula sa DWIZ 95.1 News FM South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, sa iba pang balita na mula sa probinsya, kaso ng diarrhea sa Malinao, Albay, 34 na. Detalye ng balita mula kay Amirose Base.
Ami Rose Base mula sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon, Legazpi. Nakapagtala ng 34 na kaso ng diarrhea ang barangay Bagatangki sa bayan ng Malinaw dito sa lalawigan ng Albay nitong Marso 6 taong kasalukuyan. Nagsasagawa na sa ngayon ng investigasyon ang Provincial Epidemiology Health and Surveillance Unit sa tulong ng Albay Provincial Health Office upang malaman kung ano ang eksaktong sanhi ng pagkakaroon ng diarrhea sa nasabing lugar. Ayon kay Francis Lianco, Public Information Officer ng Rural Health Unit sa bayan ng Malinaw, patuloy pa rin nilang minomonitor ang iba't ibang barangay upang malaman kung meron pang ganitong kaso ng diarrhea. Anya, ito na ang pinakamaraming kaso ng pagtatae sa nasabing barangay ngayong buwan ng Marso na umabot na sa 34 katao at maaaring madagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Nagpaalala rin si Lianco sa mga residente ng nasabing bayan na kung sakaling makaranas ng pagtatae, agad na magpakonsulta sa doktor at mag-report sa kanilang opisina. Mula sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon, Ami Rose A. Base, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Ayun, partner, talagang uso yung diarrhea ngayon, lalo na tag-init. Yes. Madaling masira yung mga pagkain. Kunting init lang, lalo na yung mga ano, masibuyas na ano. Makamatis, yan. Yeah, madaling mapanis. Mm-hmm. So, amuyin muna bago kainin. Konting tikim lang para malaman kung hindi na pwedeng kainin ang pagkain. Ah, iti-taste test muna. Oo, oo naman. Hindi, wala pa namang effect. Ah, parang pag... Panis na? Oo, oh, yun. Siyempre, hindi. Oh, hindi po. Mga eksperto lang po gumagawa. Oo, oh, oh, eksperto. Pag naamoy nyo, alam nyo, alam naman natin yung amoy ng panis. Yes. Pagka iba na, hindi oh, na, oh. Hindi saka, na paaya-aya ang amoy, panis na. Saka yung itsura mismo ng pagkain. Oo, oh, yun. Saka ano, hindi lang pagkain, tubig din, mga kaibigan. Ayun, may mga kontaminado. Eh, no? Yes, so, mahirap na. Lalo na pag mga galing sa gripo, eh, yung iba, siyempre, hindi naman lahat, eh, bumibili ng mineral. Mm-mm. Diba? Eh, mas maganda, initin nyo yung galing sa gripo. Tama. Ano yan, diba? Para tanggal ang bakterya. Mamatay kaagad. Oh, yan. Ay, ito, partner. Mm-hmm. Dakuha natin itong balita tungkol sa petisyon na inihain ng transport group sa Department of Transportation. Ibinasura ng Korte Suprema. Ang detalye ng balita mula dyan sa 89.5 DWIZ News FM Western Visayas, mula dyan kay Richard Bertuso. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ng Transport Group noong 2013 na humamon sa mandato ng Department of Transportation o DOTR para sa mga jeepney operator sa buong bansa na gawing moderno ang kanilang fleets. Hinangad ng petisyon na ipawalang visa ang direktiba ng DOTR, ngunit ang 20 pahinang unanimous na desisyon na inakda ni Associate Justice Maria Filomena Dising ay binasura ang pli para sa certiorari at pagbabawal dahil sa kawalan ng legal na batas. Bukod dito, ipinasya ng korte na habang ang mga petitioner ay wastong humingi ng lunas at pagbabawal sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court na bigo silang sumunod sa doktrinang Hierarchy of Courts. Ang doktrinang ito ay nagsasaad na ang mga petisyon ay dapat munang ihain sa mga mababang hukuman bago idulog sa Korte Suprema. Gayon paman, hindi tinuguna ng mga mahistrado ang legalidad ng Department Order No. 2017-011 ng DOTR na kilala ring bilang Omnibus Franchising Guidelines. Ang mga alituntuning ito ay nagtuturo sa ahensya ng regulasyon na i-modernize ang mga kasalukuyang serbisyo ng transportasyon at hikayatin ang pag-aampo ng bagong-bago at environmental friendly na mga unit. Lahat ng 14 na maestrado kabilang si Chief Justice Alexander Gismondo ay sumang-ayon kay Justice Singh na binigyang diin na ang kawalan ng legal na katayuan ng mga petitioner pagwawalang bahala sa hierarchy ng korte ay humadlang sa isang talakayan sa mga merito ng kaso. Nilinaw ng Korte Suprema, napakahalagang tandaan na ang korte ay hindi gumaganap bilang isang tagasuri. Kabilang sa mga respondents sina dating Transportation Secretary Arthur Tugade, mga dating kalihim na sina Carlos Dominguez at Wendell Elio at Martin Delgra, ang dating chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ginagarantiyahan ng inisiyatiba ang mga driver at operator ng matatag, sapat at marangal na kabuhayan habang tinitiyak na mabilis, ligtas at kumulat
komportable. Ayon sa DOTR, ang mga non-compliant na sasakyan ay itinuring na kolorong dahil ipinag-utos ng POP Modernization Program o Corporation para ipagpatuloy ang operation. Mula dito sa DWIC 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, resolusyon para sa renewal permit ng isang mining company sa Palawan hindi na aprubahan ng gobernador. Detalye ng balita mula kay Chris Barrientos mula sa 94.3 DWIZ News FM Central Palawan. Magandang hapon, Chris. Yes, magandang hapon. Dapat umanong pag-aralan munang mabuti ng sangguniang panlalawigan ng Palawan ang aplikasyon ng Ipilan Legal Corporation sa bayan ng Brooks Point para sa renewal ng kanilang permit to operate. Base sa sulat ni Governor Dennis Socrates na pinadala sa Provincial Board, sinabi nitong dapat munang masusing pag-aralan ng mga bukal ang nilalaman ng dokumentong ipresenta ng kumpanya ng minahan. Isa rin umano sa dahilan ng gobernador ang pagsasaalang-alang sa sulat na mga ipinadala ng, o sa kanyang tanggapan ng Save Palawan Movement kung saan inilatag ang mga problema ang maaaring lumutang sakaling aprubahan ang aplikasyon ng mining company para ipagpatuloy ang kanilang operasyon sa Southern Palawan. Samantala, ikinatuwa naman ang ibang miyembro ng Palawan Provincial Board ang desisyon ni Governor Socrates, lalo na si Board Member Nieves Rosento na isa sa mga nakipaglaban upang ibasura ng sangguniang panlalawigan ang naaprubahang resolusyon na nag-iendorso sa nasabing kumpanya. Mula sa Puerto Princesa City, Chris Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Diyan pa ba si Chris? Wala na si Chris. Wala na. Okay, ito partner, dakuha natin itong balita hinggil sa groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng National Dairy Authority Facility. Isinagawa. Ang detalye ng balita mula dyan, balikan natin si Richard Bertuso ng 89.5 DWIZ News FM, Iloilo, Western Visayas. Groundbreaking ceremony sa bayan ng New Lucena, Iloilo, pinangunahan ni Mayor Lizelle Sevelle at ang pamunuan ng National Dairy Authority para sa itatayong proyekto. Ito ay palawakin ang kalaman ng mga local farmers lalong-lalo na sa pag-aalaga ng mga baka dahil nakita ng National Dairy Authority na mahina ang produksyon ng gatas ng baka dito sa buong lalawigan ng Iloilo. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Gabriel Gamayo na nakikita nila na mayroong potensyal ang bayan ng New Lucena para itayo ang facility dito, ang Western Visayas Dairy Farmers Confederation nag-organisa ng isang conference para sa mga nag-aalaga ng baka at ang pagbigay alam sa mga local farmers. Ang kahalagahan ng pagproseso nito, dagdag pa ni Dr. Gabriel Gamayo, administrator ng National Dairy Authority, na palakihin ang produksyon ng gatas dito sa lalawigan ng Iloilo o sa buong Western Visayas dahil umano sa kakulangan nito. Binigyan din ng National Dairy Authority na magturo sila ng tamang handling sa pag-aalaga ng mga baka para makapag-produce ito ng maraming produksyon. Mula dito sa DWIC News FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, tulong sa 5 kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa Pangasinan, ikinakasana. Yan. Detalye ng balita mula kay Susan Yadaw ng 89.3 DWIC News FM Northern. Puro ko SM, no? Ulitin ko po, gusto ah. Gusto siguro mag-shopping, no? Slight lang. Ah, sige. Mula sa 89.3 DWIC News FM Northern Luzon. Inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ng Pangasinan sa kanilang regular session nitong Lunes ang isang resolusyon na nagbibigay ng otoridad kay Governor Monmon Gico III na magsagawa ng deed of donation na pabor sa 5 asosasyon at kooperatiba ng mga mangisda at magsasaka. Ito ay bilang benepisyaryo sa mga proyektong pinondohan ng Philippine Rural Development Program o PRDP. Kinilala bilang benepisyaryo sa kanilang proyekto ang mga sumusunod: Tugi Grande Fresh Produce Farmers Association sa Bani sa kanilang salad tomato contract farming, Integrated Small Piece Plant Owners and Leases Multipurpose Cooperative ng Bimaloy sa kanilang paggawa at pagmarket ng processed bangus,
Urdaneta City Organic Farming Rice Corn Vegetable Growers Association sa kanilang Fresh Tomato Consolidation and Trading, kasama rin ang Alcala Onion Growers Multipurpose Cooperative at Bolo Bungalon Magsaysay Dulig San Gonzalo Agrarian Reform Community Multipurpose Cooperative. Ayon kay Vice Governor Mark Lambino, ang mga donasyon sa mga asosasyon at kooperatiba ng mga mangisda at magsasaka ng lalawigan ay direktang makikinabang sa mga benepisyo sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang kita sa kanayunan at pagpapahusay sa produksyon ng sakahan at pangisdaan. Mula sa 89.3 DWIZ News FM Northern Luzon, ito si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, direct flight mula Taiwan to Puerto Princesa and vice versa, nagsimula na. Ang detalye ng balita mula dyan, balikan natin si Chris Barrientos ng 94.3 DWIZ News FM, Central Palawan. Bumalik na ang international flight sa lungsod ng Puerto Princesa kasunod ng inaugural flight ng Royal Air mula sa Taipei, Taiwan na dumating dito sa lungsod. Lulan nito ang 89 na mga banyagang turista na sinalubong ng mga opisyal ng Department of Tourism, Mima Ropa at City Tourism Office. Paglapag ng Puerto Princesa International Airport, sinalubong ito ng water cannon salute. Ayon kay City Tourism Officer Toto Alvior, malaking tulong ang pagbabalik na ito ng international flight sa lungsod sa pagpapaunlad pa ng industriya ng turismo sa Puerto Princesa at maging sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, ang Taiwan flights ng nasabing eroplano patungo sa Puerto Princesa ay nakaschedule tuwing 4 na araw, kaya inaasahan naman ang mas mataas pang Taiwanese tourist na bibisita sa lungsod. Mula dito sa Puerto Princesa City, Chris Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat, Chris. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWIZ Network News. Oras, 1:45 ng hapon. DWIZ Network News. This time check was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. I'm Ludy Bellio, 64 years old. Radio manager and news anchor dito sa Palawan. Sabi nga, age is just a number. Kahit senior na ako, join pa rin ako sa marathon, Zumba at hiking. Ang secret ko, MX3 capsule. I've been using it for more than 15 years now. Katunayan, lagi ako may baong MX3 sa physical activity ko at kasabay ng proper diet. At sa susunod na akit ko ng bundok, isisigaw ko sa mundo na I am proud to be an MX3 user. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Huwag magpaloko. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. PhilHealth, para sa bawat Filipino. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes, at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. FITCAP celebrates 25th year with International Cable Congress and exhibit at the Manila Hotel. FITCAP, the Federation of International Cable TV and Telecommunications Associations of the Philippines, the umbrella organization of more than 500 cable operators and technical managerial personnel, will hold its 25th anniversary International Cable Congress and exhibit at the Fiesta Pavilion Manila Hotel on Thursday, March 7, 2024. To Friday, March 8, 2024. Headed by its national chair, Estrelita,
Neng, Juliano Tamano, and Convention Chair, Cecilia Lamadrid D. The Congress brings together the latest in connectivity and telecommunications technology from international and local providers, policy makers, and the nationwide aggregation of cable operators. See you on March 7th and 8th at the Fiesta Pavilion of the Manila Hotel. Bawal o hindi, dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Diskriminasyon sa may mga mental health condition? Nako, bawal ito. Mayroon ka bang office mate na pinagchichismisan sa opisina at nakararanas ng diskriminasyon dahil mayroon daw mental condition? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act 11036 o mas kilala bilang Mental Health Act na mahigpit na pinagbabawal sa batas. Ang anumang klase ng diskriminasyon sa isang tao dahil lang siya ay mayroong mental health condition. Kabilang dito ang kakaibang pagtrato, pag-exclude na naglilimita sa kalayaan at karapatan ng isang individual. Nakasaad din sa batas na dapat ang workplaces ay mayroong mga pulisiya at programa na tumutugon sa mental health problems. Ang paglabag sa RA 11036 ay may parusang pagkakakulong ng mula 6 na buwan hanggang 2 taon at multang mula 10,000 piso hanggang 200,000 piso. Kaya naman, huwag judgmental. Matutong rumespeto sa kapwa tao. Iwasan ang diskriminasyon sa mga taong mayroong mental health condition. Sige ka, baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. DWIZ Network News. Kami pa rin ang inyong tagapagbalita. Ako po si Angelo Baiño. Ako naman po si Kim Gomez. DWIZ Network News. Dakuan muli natin ang mga balita sa probinsya. 15 school building sa Mexico, Pampanga, pinasinayaan ni Representative Gonzales, 3rd District ng Pampanga. Ang detalye ng balitang yan, manggagaling kay Johnny Goli. Magandang hapon, Johnny. Yes, magandang tanghali sa inyo. Pinangunahan nga nitong si House of Representatives, Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales ang groundbreaking ceremony para sa 15 silid-aralan dito sa Pandakaki Elementary School sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Sa kanyang mensahe, sinabi nitong kongresista bahagi umano yung proyektong ito sa kanyang mga prioridad para bigyan ng maayos at maginhawang pasilidad ang mga mag-aaral at mga guro sa naturang paaralan. Isang paraan din niya ito para maisulong ang quality education program ng Department of Education at ng kasalukuyang administrasyon na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang naturang proyekto ay nagmula sa kanyang inisyatiba para mapaunlad ang kalidad ng edukasyon, partikular dito sa 3rd distrito na lalawigan ng Pampanga na sumasaklaw nitong mga bayan ng Arayat, Santa Ana, Mexico, Bacolod at itong City of San Fernando. Laking pasasalamat naman ng mga opisyal ng DepEd sa dahil sa malaking tulong umano itong mga nasabing itinayong paaralan para mabawasan itong siksikang mga estudyante na patuloy na dumadami ang enrollees nito kada pasukan ng klase. Kaya naman hiniling nila dito kay Congressman Gonzales ang dagdag na silid-aralan na sa nasabing paaralan na agad naman na tinuguna ng kongresista. Sumaksi sa nasabing aktibidad itong mga opisyal mula sa DepEd, Mexico, Pampanga Mayor Rodencio Gonzales, Pampanga 3rd District Provincial Board Member Mika Gonzales, at Pandakaki Barangay Officials sa pangungunan nitong si Barangay Captain Romeo Timbola.
Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impirang Metodo Lakas D, WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Maraming salamat, Johnny Gole. Samantala, ito, dakuha na natin ang ating NBI. Nako, bawal ito, partner. Mm-hmm. Itong mga magulang na ayaw suportahan ang pag-aaral ng kanilang anak. Nako, bawal na bawal po yan. Yes. May pananagutan po kayo sa batas. Mm-hmm. Diba? Ang anak ay responsibilidad ng magulang. Tama. At dapat walang hinihinging kapalit. Mm-hmm. Diba? Dahil habang buhay tayong magulang. Yes. Diba? Wag magulang. Double meaning. Ito, alamin natin ang kaporsahan dyan sa mga magulang na ayaw suportahan ang pag-aaral ng kanilang anak dito sa NBI. Nako, bawal ito. Walang to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Ayaw suportahan ng magulang mo ang iyong pag-aaral dahil hindi ka na minor de edad. Nako, bawal ito. Ang makatapos ng pag-aaral na nga siguro ang pinaka-greatest achievement ng mga tao worldwide. Ngunit paano kung hindi ka na makapag-aral dahil ayaw kang suportahan ng mga magulang mo o guardian mo? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Family Code, ang mga magulang ay dapat magbigay ng suporta sa kanilang mga anak. Minor de edad man o hindi, ang kanilang edukasyon ay kanilang obligasyon. Kabilang dito ang suporta sa tirahan, damit, transportasyon at medikal na pangangailangan. Kadalasan, natatapos ang suporta sa anak kapag tumunog na ito sa wastong edad. Ngunit nakasaad sa Article 194 ng Family Code, ang sakop ng edukasyon na kailangang suportahan ng mga magulang ay ang pag-aaral ng isang profesyon, kalakalan o bukasyon kahit hindi na minor de edad ang anak, kasama nga sa family planning ang pagbibigay ng edukasyon sa mga anak. Kaya accept the reality na ang edukasyon nila ay isa sa inyong mga priority. Kaya naman, Mr. at Mrs., ang obligasyon sa anak ay huwag niyong takasan. Diba sabi nga nila, ang edukasyon ay ang hindi mananakaw na kayamanan. Kaya bilang magulang, ipadama sa inyong mga anak na sila ay suportado. Baka masabihan kayo ng, nako, bawal ito. At para sa ating ay showbiz news. Hey, showbiz. Donita Rose, inaming ibinigay sa kanya ng kanyang sa kanyang Panginoon. Ang pangarap niyang lalaki na isang virgin. Sana all. Ay, wow. Hoy, bawal yan. Ay, bawal yan. Ang balitang yan, iahatid ni Anton. Anton! Pasok! Hi, magandang araw sa inyong dalawa. Bakit wala si Larmin? Ay, meron siyang event. Oh, event. Nakita ko tuloy sa personal na si Ate Kim. Ang ganda pala ni Ate Kim. Thank you, Mom. Joke lang yon. Ano ba yan? Women, thank you, Mom. Nako, ang ganda ating balita ngayon dahil ito nga si Donita Ross, no? Parang ako yung naging jowa nito eh. Virgin. Ito na nga sa aking balitang showbiz. Sumasayang-masaya ang love life ni Donita Ross ngayon matapos na hindi naging successful ang unang love life nito, kasi di ba ipinasala ito siya noong una. Oo. Ayon sa actress, bago siya pumili ng lalaking makakasama habang buhay, may mahabang listahan umano siya ng mga criteria na gusto niyang mapangasawa. Nako. Mm-hmm. Kabilang umano dito ang mga criteria na pwede ang isang pastor. Yan. Oh, check. No, yan. Check. Pwede ang worship leader. Check. Parang pastor din, di ba? Mm-hmm. Ano pa, sir? Ano pa ano niya? Dapat Pinoy o kaya Pinoy. Oh. Yan. Meron pwede ba siya noon? Ha? Meron ba yung napangasawa niya? Meron. Oo. Siyempre, dapat gwapo kasi gwapo ng loves ko. Di ba? Si Angelo Baino. Alam mo, pag tumitingin ako sa mata ni Angelo Baino, parang ano may nakikita ko nakalagay future wife. Ay, nagsisigawan naman. Tapos kailangan ito mas matangkad kaysa sa kanya. Ayan. Dapat maging breadwinner o kaya may kakayahang buhayin siya dahil marami nga naman siyang pinagdaanan na, no? Ah. At nag-joke daw siya na sana ay isang virgin. Ay! Ayun. Oh, yeah. Ayun yung pinaka-importante doon. Nasungkit niya na ang lahat. Oo, ayun, di ba? Lahat umano ng kanyang hiling, pati ang kanyang biro sa Panginoon na dapat virgin, ay nangyari nga dahil umamin daw sa kanya ang kanyang karelasyon na si Felson Palad na virgin pa ito. Oh, yeah. At palad lang talaga. Palad lang talaga. Sir!
Ayaw kay Donita. Inamin umano ni Felson na virgin pa siya sa babae noong nagdi-date pa lamang sila. Oh. Grabe no? Meron pa lang ganun. Oo, oh, kaya. Napapasayot ko rin. Ay, rated as PG. Ikaw na, noong hindi rin siya sumagot, ay tinanong daw siya nitong si Felson kung na-turn off ba ito dahil sinagot nga niya na, sinagot naman niya na napatigil siya kasi iyon ang hiniling niya sa Panginoon na ang ibigay sa kanyang lalaki ay virgin. Oh. Yun. Meron pa lang ganun na natitiis pa. Diba? Meron talagang ganun. Celebrate for life. Parang ganun ang dating. Pero mabuti, hindi naging celebrate for life kasi nga nakilala na siya. At ngayon, magjowa na silang dalawa. Sana. Oh. Asalan na ang hantungan ito. Yes, oo. Ako, virgin ako. Baka ano, baka naman na may loves, baka gusto mo subukan. Gusto mo pali tayo upuan. Huwag na, kinikilig ka yata eh. But anyway, i-anakin mo ng balitang showbiz at hanggang bukas magsama-sama ulit tayo sa marami pang mga balitang chika na ibibigay ko sa inyong dalawa. At syempre, balik na muna sa inyong dalawa, Kim at saka my loves, Angelo Baino. Thank you, my loves. Tapos na po. Bukas po ulit, ha, mapapanood nyo si Anton, ang ating showbiz reporter. Ang my loves. Yes! Sana. Maraming salamat, Anton. At ito na part ng ating pinakahintay na segment, ang ating shout out. Pati lang natin si Sheena Okaraisa at si Iraji Mendoza. Yon, happy viewing po sa inyo. Magandang hapon. Yan. At yan po ang mga balitang nakalap natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng buong pwersa ng DWIZ Manila, DWIZ News FM Regional Group at LU Channel 23, kami po ang inyong nakasama. Ako po si Angelo Baino. At sa ngalan po ni Maine Barreto, ako po si Kim Gomez. Para sa mas malawak na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama, ito po ang DWIZ Network News. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Negosyo with Sir Lito Gagni at Jerry Orbina Jr. DWIZ Network News. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News.